Kilala si Andrew sa buong bayan bilang isang matinik sa mga babae. Gwapo, makisig, at arrogante ang binata. My name is Andrew, and I have a dragon. Yan lagi ang opening line nito sa mga babaeng natitipuhan nito. Ngunit nang masangkot ito sa isang krimen, ay nagtago ang binata. Hindi naman tumigil si Ashley Mendez, isang detective, hanggat hindi niya napapatunayang may kinalaman si Villanueva sa isang krimen. Gagawin niya ang lahat para mahuli ang binata. Ano kaya ang mangyayari sa una nilang pagkikita ni Andrew? At paano mapapatunayan ng binata na isa siyang inosente? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-in love sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tumunghay si Andrew buhat sa pinagpapalang bote ng beer. Hindi pa kayo uwi, bossing? Tanong ng security guard na nag-uumpisa ng mag-round sa buong establishment. It was 10 minutes past closing time. Mamaya ng konti, halika, inom tayo. Yaya niya. Hindi naman siya pwedeng paalisin dahil siya ang may-ari ng billiards and dart hall na yon. Wala na bang tao sa ibaba? Tanong ni Andrew. Tinutukoy ay yung bilyaran sa ibaba. Wala na, bossing. Mukhang may problema tayo ah. Sabi ng gwardiya. He smiled bitterly. Nagpapaantok lang ako. Wika niya. Tumango ang gwardiya. Check ko lang po itong itaas. Ipinagpatuloy nito ang pagsisiyasat sa kabuuan ng dart hall. Hinayaan niya ito. Maya-maya ay bumaba ito. Nag-isip siya kung iinom pa siya ng isa pang bote bago umuwi. Ayaw pa niyang umuwi dahil nalulungkot siya sa kanilang bahay. Hindi niya maisip na darating sa buhay niya ang ganong klase ng kalungkutan. He thought he was happy. Pero noong isang linggo lang ay nakipagkalas sa kanya ang girlfriend na si Carla. Hindi raw siya practical mahalin. Dahil he was so good looking plus the fact that he had the maturity of a 2-year-old. Sure formula raw yon ng misery ayon kay Carla. Ang malungkot, nag-uumpisa na siyang maging seryoso sa babae. Gusto na niyang lumagay sa tahimik. Mabait naman si Carla. Maganda, matalino at may matinong hanap buhay. At higit sa lahat, masaya ang relasyon nila. Hindi niya malaman kung ano pa ang hinahanap nito sa kanya. There were other women who drove him mad. Pero unti-unti ay umiiwas na siya sa mga ito. Hindi nga lang pwedeng biglaan. Dahil marami magtataka. Besides, kailan pa naging madali ang makipagkalas sa mga babae kahit flings lang? It needed time and tact. Sabay-sabay na nagkantahan ng happy birthday songs ang mga kalalakihan na nagsipag-akyat. Happy birthday, bossing! Chorus ng apat na kalalakihan. Ang dalawang nauuna ay may dalang bilaong natatakpan ng foil. Ang dalawa sa likuran ay may sunong na isang case ng beer. Ginulat niyo ako ah! Sabi niya at sinalubong ang mga kabarkadang bagets. Ages ranging from 17 to 21. Hair colors ranging from purple to yellow. Hindi naman namin makakalimutan ang birthday mo, bossing! Wika ng lalaking payat na may higaw sa kaliwang kilay. Ibinaba nito ang tangang bilao sa mesa kung nasaan siya kanina lang. Ano ba tong pulutan natin? Sinilip niya ang laman ng bilao. Wow, sisig! Hindi nagtagal ay nakapwesto na silang lahat sa palibot ng mesa. Tigi-isa ng hawak na beer. Nagsesenti ka raw kanina, bossing, sabi ni Danilo. Wika ng lalaking orange ang buhok at may katabaan. Oo nga eh, akala ko kasi nakalimutan na ng lahat ang birthday ko. Sa bahay, wala man lang sa akin bumati. Himutok pa ni Andrew. Tinapik ni Bogs ang balikat niya. Hindi namin makakalimutan ang birthday mo, bossing. Idol ka namin eh. Sumabat ang isa pang lalaki na si Toby. At may regalo kami sa'yo, bossing. Pinaghirapan namin yun pero sulit. Napangiti siya. Ano, babae? Ayoko na, graduate na ako sa mga babes. Wika niya.
Bossing, ano ka ba? Huwag mo naman kaming tanggihan sa regalo namin. Walang playboy na tumatanggi sa babae. Wika pa ng isang kaibigan. Ayaw nyo ba nun, isa sa inyong pagsasalinan ko ng title ko. Siya ang pinagurian ng mga alipores niyang bagets, pati na ang buong bayan na playboy. Dahil hindi siya nawawalan ng babae sa buhay. Idol siya ng mga kabataang lalaki dahil sa husay niyang dumiskarte at mambola ng mga babae. Mahusay rin di umano siyang magpaligaya at walang babe na hindi naaakit sa kanya. Matagal din siyang nag-enjoy sa kanyang titulo. Ngunit naniningil na yata ngayon ang kapalaran. Kung kailan niya gustong magseryoso, saka naman siya iniwan ni Carla. It hurts so bad. Dahil pagkatapos niyang marinig ang mga dahilan nito sa pakikipagkalas, pakiramdam niya ay wala na siyang karapatan sa true love. Pakiramdam niya ay wala nang babaeng magtitiwala pa sa kanya. Paano siya dadami? Kaya, bossing, bukas, may date ka sa Hotel Rose. Room 10 to 17. Alas 8 ng gabi, may naghihintay sa iyo rong babe. Huwag mo indyanin, bossing. Pinakausapan pa namin yun. Uwi ka ni Toby. Saan nyo naman dinampot yun? Baka naman kung sino lang yun. Gate pa ng binata. Hindi, bossing. In love lang sa'yo. Sino? Secret. Bukas ng gabi mo malalaman kung sino. Kaya dapat siputin mo. Inabot ng madaling araw ang kanilang inuman. Susuray-suray na siya nang makauwi. Gising pa ang kaning mama. Saan ka nang galing? Hinihintay ka na ng kapatid mo. Pinauwi ko rito dahil birthday mo. Sabi nito. Alam niyong birthday ko? Gulat na wika ni Andrew. At bakit ko naman makakalimutan ang araw na ipinanganak ko ang bunso ko? Hinaplos nito ang kaniyang pisngi. Nainip ang mga ate mo kaya umuwi na rin. Tinatawagan kanila sa phone mo pero unattended naman. Napabuntong hininga si Andrew. Ma, I'm sorry. Akala ko kasi nakalimutan niyo na. Kaya nakipag-inuman na lang ako sa mga barkada ko. Idea kasi ni Marie, nahintayin ka na lang naming umuwi para masorpresa ka. Wika ng mama niya. Ang tinutukoy ay ang kapatid niyang panganay. Akala naman namin na iuwi ka kaagad, kaya hindi kami tumawag sa bilyaran. Noong gumabi na at nagpa siya silang magkakapatid na tawagan ka na roon, wala namang sumasagot. Okay lang ma, sabi niya. Kahit nga tumunog ng tumunog ang telepono ng bilyaran, hindi nila masasagot dahil maingay sila. Bukod pa ang ingay buhat sa sound system. Yung security guard ay isinali na rin nila sa inuman. At kung mananakawan doon ngayon, walang dapat sisihin kundi siya. Kakain ka pa ba? Tanong ng mama niya. Hindi na siguro ma, matutulog na lang ako. Sabi niya. Tatawag na lang ako bukas kina ate. Tatlo ang ate niya, siya ang lalaki. Alagang-alaga siya ng mga ito simula pa noong pagkabata niya. Hanggang ngayong 32 na siya, baby pa rin ang turing sa kanya ng mga ito. Ang papa lang niya ang isang retiradong army colonel ang hindi sang-ayon sa pagbe-baby sa kanya. Magkakasundo ang papa niya at si Carla. Pareho ang mga ito sa paniniwalang utak 2-year-old siya. Tinapos naman niya ang pre-med ng BS Biology. Ngunit sa medicine proper ay hanggang 2 taon lang siya. Huminto na siya matapos makita sa anatomy table yung pulubing lagi niyang binabati at nililimusan tuwing umaga. At minsan ay nauutusan pa niyang bumili ng Yossi. Hindi niya maatim nasaktan ang isang taong kahit paano ay itinuring niyang kaibigan. That also made him realize how fragile life was. At nangako siya sa sariling na gagawin niya lang kung ano ang ikakaligayan niya. At hindi makikinig sa dikta ng iba. Because life was so short. At kapag nawala na ang tao, hindi na mahalaga kung ano pa ito o dati. Pulubi man o mayaman, iisa ang nangyayari sa katawan ng tao kapag nawala na. Pagkatapos ay mabubulok at magiging alabok. Nais na lang niyang magpakaligaya habang nabubuhay pa siya. He quit medical school. Nag-away sila ng papa niya ngunit wala na itong nagawa. Kahit nagbanta pa itong hindi siya pamamanahan. Wala itong nagawa dahil kakampi niya ang 4 na babae sa kanilang pamilya. Ayaw niyang pahiramin ng papa niya ng puhunan sa negosyo. Ngunit hindi naging problema yun. Yung perang nakuha ng mama niya nang magretiro sa GSIS
kung saan ito empleyado noon ay ipinahiram sa kanya. Nag-contribution din ang mga ate niya. Kaya naipatayo niya ang kanyang billiards and dart hall. Pati na ang kanugnog niyong snack bar. Hindi naman nadismaya ang mama niya. Dahil maayos naman ang takbo ng kanyang business dahil sa likod ng carefree attitude niya, ay may isang matinik na negosyante. He should have taken a business course in college. Pero dahil nga naging sunod-sunuran siya noon sa papa niya, BS Biology ang kinuha niya. Napapakinabangan naman niya ang kurso niya sa pambababae. Alas 6 ng gabi kinabukasan, hindi pa rin nakakapagdesisyon si Andrew kung sisiputin niya ang kanyang blind date. Nagpapakatino na siya, kaya dapat na niyang iwasan ang mga babae. Kaninang umaga ay tinawagan siya ni Carla, pero binagsakan siya nito ng telepono. Wala na daw siyang aasahan dito. That made him mad. Dinukot niya sa bulsa ang cellphone at tinawagan uli ang babae. Kapag hindi pa rin siya nito kinausap ng maayos, pupuntahan na lang niya yung babae sa Rose Hotel. Bahala na si Carla sa buhay niya. Wika niya sa sarili. Nag-ring ang cellphone nito ngunit hindi ito sumagot. He tried and tried hanggang mapilitan itong sumagot. Ang kulit mo, Villanueva. Ayoko makipag-usap sa'yo. Leave me alone. Galit na wika nang nasa kabilang linya. Carla, honey, gusto ko lang naman marinig ang boses mo. Wika ni Andrew ngunit hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil naputol kaagad ang linya. Ayoko nang umasa sa'yo, Carla. Kung ayaw mo, huwag mo. Sabi niya sa cellphone at minura sa phone list ang pangalan at numero nito. Deleted na ito sa kanyang buhay. Sisiputin na lang niya yung date niya sa Rose Hotel. Nagpalipas lang si Andrew ng oras sa pagbibilyar. Nasa kabilang bayan lang ang hotel at wala pang 30 minutos ang biyahe. Ayaw naman niyang siya pa ang mauna roon. At 7:45, lumabas na siya ng bilyaran. Kasunod ang kantsaw at biro ng mga alipores niya. 5 minutes later, nasa highway na siya palabas sa lugar nila. Hindi nagtagal ay tanaw na niya ang arko sa boundary ng kasunod na bayan. Welcome to San Antonio. Thank you. Aniya at pinasibad ang kotse. Alam na niya kung saan naroroon ang Rose Hotel dahil madalas naman siyang magdala ng babae roon. Sa bandang dulo yun ng bayan. Malapit na rin sa boundary. At ang mga kalimitang parokyano ay mga bakasyonista at turistang patungo sa Kabikulan. Sa San Antonio nangangalahati ang biyahe at sa Rose Hotel nag-overnight stay ang mga biyahero. At 10 minutes after 8 ay pumasok ang sasakyan niya sa driveway ng hotel. 10 palapag yun at napansin agad niya ang mga kahoy, hollow blocks at mga bakal na nakatambak sa parking area. Mukhang magpaparenovate ang may-ari. It's about time, sa loob-loob niya. Medyo luma na ang hotel at nanghihinayang siya. Minsan ay pinag-iisipan din niyang bilhin yun kung mayroon lang siyang sapat na pera. Maganda ang lokasyon nun. At kung mapapaganda pa ay mas dadagsain yun ng mga turista. Pero hindi niya masyadong seneryoso ang ideyang yun. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at bumaba. Ilang sandali pa ay nasa harap na siya ng reception desk. Kilala na niya sa mukha ang babae roon. Kilala na rin marahil siya nito dahil papasok pa lang siya ay nakangiti na ito sa kanya. Hi, bati niya rito. May reservation ako sa room 1017. Binuklat nito ang logbook. Mr. Andrew Villanueva, yun pala ang pangalan mo. Anito sa pagkagulantang niya. Oh, alias pa rin yun. Wika pa nito. Kapag nag-check-in siya rito, hindi niya ginagamit ang totoong pangalan niya. Pero ang mga alipores niyang bagets, palibhasa ay kakaunti pa ang karanasan sa kamunduhan, totoong pangalan niya ang ginamit sa pagpapareserve ng kwarto. Pero bakit pa ba niya ililihim? Eh ano naman kung mag-check-in siya sa hotel? Binata naman siya. May pambayad naman siya. Wala naman siyang gagawing masama. Ngingitian niya ang receptionist. That's my real name. I know. Sabi ng babae. Ha? Wala naman kasing nag-iimbento ng pangalang Andrew ang gagamitin. Sabi nito. Your friend is already waiting for you. Tila nagseselos pa o naiinggit ang tono. Thanks.
Lumapit si Andrew sa kinaroroonan ng elevator. Out of service ang sign na nakasabit sa pinto. Wala siyang choice kundi gamitin ang hagdanan. Gusto niyang pagalitan ang namamahala ng hotel. Paano ba naman gaganahan ang mga turistang tumitigil doon kung palpak ang mga serbisyo? Hinihingal na siya nang marating niya ang 6th floor. Nagpahinga muna siya sa dulo ng hallway, squirming at the worn out carpeting, faded and peeling paint, at sa mga kawad ng kuryenteng naka-expose sa kisame. Baka naman hindi na interesado ang may-ari ng hotel at baka balak na ring ibenta kaya pinababayaan na. Pero bakit may mga buhangin at hollow blocks sa parking area? Napailing na lamang ang binata. Bakit ba niya problemahin ang hotel? Ang mahalaga ay willing and able ang naghihintay sa kanya sa room 1017. Napangiti siya. Hindi siya gaanong pamilyar sa 6th floor dahil sa 9th floor siya lagi nagpapareserve ng kwarto. Mas gusto niya yung nasa mataas. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng daigdig. Pareho rin naman ang floor plan. Ang pagkakaiba lang ay walang lounge sa bandang dulo. Mas maraming silid sa 6th floor dahil economy class yun. Halos nahuhulaan na niyang mas maliit ang mga silid kesa sa 9th and 10th floors. Naglakad siya at kaagad naman niyang nakita ang room 1017. Napangiti muli si Andrew. Here I come, babe. Kumatok siya ngunit natigilan dahil bahagyang nakaawang ang pinto. Tumuloy na siya. Very Spartan ang silid. Hindi gaanong malaki ang kama sa gitna. May side table sa tabi. Sa paanan ng kama ay dalawang armchairs at sa gitna nun ay maliit na mesa. Rattan. Walang ref at hindi gaanong malamig ang air conditioner. Hello! Tawag niya dahil wala siyang nakikitang babae. Dumako ang tingin niya sa banyo. Bukas ang ilaw roon. And he could sense movements. Well, hinila niya ang polong nakatakain sa pantalong maong at mabilis yung hinubad. Parang may naramdaman siyang nahulog, ngunit hindi na niya yung pinansin. Naupo siya sa kama at hinubad ang loafers. Isinunod niya ang pantalon. Itinapis niya sa katawan ang tuwalyang nakita niya sa kama. Sosorpresahin niya ang kanyang blind date. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang pinto ng banyo. Nakatungo ang binata dahil sa kanyang planong surprise. Bigla niyang tinanggal ang tapis. Hi, I'm Andrew and I have a dragon. Wika niya kasabay ang pagbubunyag ng sarili. Gayon na lang ang sindak ni Andrew nang mapagmasdan ang lumabas sa banyo. Babae nga, ngunit hindi ang inaasahan niya. Matandang babae ang lumabas. Kulubot na kulubot at puti ang buhok. Dilat na dilat ang mga mata nito sa kanya at hindi nagsasalita. Sorry ho. Nagtapis uli siya ng tuwalya at mabilis na hinagilap ang tawel. Help! Anas ng matrona. Nang tingnan uli niya ito ay tutup na nito ang dibdib. Bago pa niya ito nadaluhan ay nabuwal na ito sa sahig. At mulat pa ang mga mata at tila hindi na humihinga. Ano ba itong napasukan mo, Andrew? Wika niya sa sarili. Pinulsuhan niya ito ngunit talagang wala na itong buhay. Diniina ng mga palad niya ang dibdib nito, ngunit hindi na ito na-revive. Inatake sa puso ang matanda dahil nakita nito ang kanyang dragon. Nanay ko, hindi ko sinasadya, patawad ho, nay. Nag-sign of the cross siya. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa, kaya sinubukan niyang bigyan ito ng mouth-to-mouth resuscitation. Kahit hindi pa niya nasusubukan kahit minsan na gumawa nun. The old lady remained lifeless. Iniwan niya ito at mabilis na nagbihis. Tatawag ba siya ng security force ng hotel? Kapag may security, may mga pulis. Kapag may mga pulis, may investigasyon. Kakalat sa bayan ang nangyari. Mapaparusahan ba siya? Makukulong ba siya? Kakasuhan ba siya? Aksidente ang nangyari. Nagkamali lang siya. Ginugood time siya ng mga kaibigan niya. Matrona ang ibinigay sa kanyang date. Hindi niya alam ang dapat gawin. Tulirong-tulero si Andrew. Nawala ng buhay ang matandang babae dahil sa kanya. Kahit hindi niya sinasadya. Ayoko makulong! Sigaw ng isip niya. Sumilip siya sa labas ng silid. Walang tao sa hallway. Pwede siyang tumakas. Pero maaatim ba yun ang budhi niya? Baka multuhin siya ng matrona.
Napatingin siya sa pinto. Nangunot ang noo niya. Pagkatapos ay napanganga. Wala siya sa room 1017. Nasa room 1016 siya. Mali ang napasukan niyang kwarto. Alam na niya ang gagawin. Inayos na niya ang sarili, pagkatapos ay tahimik niyang isinara ang pinto. Walang nakakaalam na nanggaling siya sa room 1016 ng Rose Hotel. Hindi naman matitrace ang tawag niya dahil hindi naman high-tech ang mga pulis sa Santa Ana. Hindi siya dapat na mag-guilty. Nagkamali siya. Baka talagang may sakit sa puso ang matrona. Napangiwi siya. Mangiyak-ngiyak. Kahit ano pa ang sabihin niya sa sarili, siya pa rin ang dahilan ng pagkawala ng matandang babae. Nagulat ito sa kanyang dragon. Kinalma niya ang sarili. Saka na niya haharapin ang budhi. Ang mahalaga ngayon ay hindi siya dapat makulong. Lumipat siya sa room 1017 at saka kumatok. Hi Andrew, you're late. Bati sa kanya ng babaeng nagbukas ng pinto. Si Tina. Kabarkada niya na matagal na niyang alam na may crush sa kanya. Come here. Hinila nito ang polo niya sa kwelyo. Sunod-sunuran siyang pumasok sa silid. Itinulak siya nito sa kama and then she sat astride him. Agad nitong hinalikan ang mga labi niya. Tulala lang siya at tila hindi na alintana ang ginagawa ng babae. Nainis lamang sa kanyang babae dahil hindi nito mabuhay ang kanyang dragon. Panakanaka ay tumitingin sa kanya. Napapakunot ang noo, ngunit ayaw sumuko. But after 5 more minutes, she gave up. Wala naman palang silbi ang dragon mo? Singhal nito. You have no idea. Wika niya na nakatitig lang sa kawalan. Nabitawan ni Ashley ang binabasang libro nang makarinig siya ng tili mula sa hallway sa labas ng opisina niya. Bilang assistant manager at self-proclaimed in-house detective ng Rose Hotel. Mabilis niyang hinagip ang tear gas canister at radio sa ibabo ng desk. Hysterical ang tili. Ibig sabihin, may masamang nangyari. Break, Charlie 1, sabi niya sa radyo. Go ahead, Charlie 2, what's up? Tugon ang tinawag niya. I heard someone scream, I'm checking. Send the security here, my floor. Wika niya at lumabas ng silid. Nakita niyang tumatakbo patungo sa hagdanan ang isang maid. Panay pa rin ang tili. Sumisilip na rin ang ilang guest sa palapag na yon. Hinarap niya ang mga ito. Please go back to your rooms. Everything is under control. Wika niya, trying her best to appear professional and authoritative. Ngunit sa reaksyon sa kanya ng mga ito, tila hindi bilib sa kanya ang mga ito. Hinabol niya ang maid na tumatakbo. Sandali, anong nangyari? Sa landing niya ito inabutan. Ma'am, may patay! Tili nito. Naka-uniforme ito ng dark blue at puting apron. Dati ay hindi naka-uniforme ang mga chambermaids ng hotel. Pero isa yun sa mga naging panukala niya nang maging assistant manager siya. Tito niya ang may-ari ng hotel. Saan? Sigurado ka? Hawak niya ang balikat ito. Huminahon ka muna. Napatingin siya sa bandang ibaba. Bahagya pa lamang na nakakakbang ang Tito Ben niya na nasa early 50s ito at may katabaan. Tito, may nangyari daw. Huwag kang mag-alala sa akin, Tito, sabi niya at huminto sa labas ng room 1016. Hinawakan niya ang doorknob. Bumuntong hininga at dinulok yun. Nasa may pinto ng sahig ang babaeng may katabaan. Nakatihaya, dilat ang mga mata at nakanganga pa. Lumuhod siya sa tabi nito at pinulsuhan ito. Wala na nga at nag-uumpisa ng manigas. Tumingala siya sa tiyuhing nakatunghay na rin sa kanya. Wala na siya, Tito. Dinala niya sa bibig ang radio. Break, Agnes, Agnes! Tawag niya sa babae sa front desk. Kuripot masyado ang Tito Ben niya, kaya walang extension ang teleponong nasa desk. Mga lumang modelong radyo ang ginagamit nilang communication. Go ahead, Charlie 2. Tugon ni Agnes. Pakitingnan kung sino ang guest sa room 1016. Tumawag ka na rin ng pulis. May nangyari ba, ma'am? May babaeng patay rito. Gusto ko malaman kung sino. Dalangin na lang niya na totoong pangalan sana ang ginamit ng guest upang hindi sila maligaw. Biglang nagkaroon ng pangangatal ang boses ni Agnes. Sandali po, ma'am. Ano kaya ang ikinamatay? Tanong ni Tito Ben. Nakaupo na sa paanan ng kama. Hindi ko alam, Tito.
Hindi naman nagtagal ay narinig uli niya ang boses ni Agnes. "Go," sabi niya. "Ma'am, Mrs. Alejo po ang nakalagay rito. Hanggang bukas pa siya. May usapan sila ng mister niyang magkikita rito. Bukas sila tutuloy sa Bicol." "Natatandaan mo ba siya? May edad na po. Siya po ba ang nawala, ma'am?" "May edad na, mataba, blandang buhok. Siya nga yun, ma'am. Nakakwentuhan ko pa siya kahapon. May anak daw siyang binata. Ipakikilala sa akin. Diyos ko po naman, anong nangyari?" "Tumawag ka na ng pulis, Agnes. Out!" sabi niya. May kalahating oras pa silang naghintay bago dumating ang mga pulis. Siniyasat agad na mga ito ang mga labi ni Mrs. Alejo. "Ginalaw niyo ba ang katawan?" tanong ng isang pulis sa kanya. Umiling siya. "Pinulsuhan ko na ang leeg. Ano sa palagay niyo ang nangyari?" "Wala namang marka ang katawan. Malamang heart attack," wika ng pulis. Ang isa namang pulis ay siniyasat ang mga gamit ng ginang at napatunayan ito sa pamamagitan ng mga laman ng wallet nitong ito nga si Mrs. Alejo. Mrs. Olivia Alejo, 63 years old, taga Manila City. "Kailangang ma-inform natin ang pamilya niya," wika ng isang pulis. Tila hindi nito gustong maging bearer of bad news. "Nasaan yung nais ipasa sa mga kasamahan ang responsibilidad?" "Ako na lang ang tatawag," presinta ni Ashley. Lumabas siya ng silid at pinagtiyaga ang gumamit ng hagdan. Wala siyang choice. Sira na naman ang elevator. Simula nang dumating siya roon, ay iniuungot na niya sa chewing magpa-install sila ng bagong elevator. Kayang-kaya naman ito dahil marami itong pera. Ayaw lang nitong maglabas. Kung hindi pa niya ito tinakot na baka makulong ito kung hindi ipaparepair ang ilang bahagi ng hotel, hindi pa ito kikilos. Hahayaan ng mabulok ang gusali. Bagay na hindi niya mapapayagan. May pangarap siya para sa Rose Hotel. Hingal kabayo na si Ashley nang makababa. "Ano raw ang ikinasawi, ma'am?" tanong ni Agnes. "Heart attack daw siguro." Lumapit siya sa telepono at ipinatong sa counter ang maliit na address and phone book na nakuha sa bag ng matandang babae. Pinindot niya ang numero sa ilalim ng heading na house. Pagkatapos ng tatlong rings, ay may nag-angat sa kabilang linya. "Hello? Hello, dito ba nakatira si Mrs. Olivia Alejo?" tanong ni Ashley. "Dito po, sino po sila?" "Nandiyan po ba si Mr. Alejo? Pwede ko bang malaman kung ano ka ni Mrs. Alejo?" tanong pa rin ng dalaga kahit nahuhulaan niyang maid ang kausap niya. Nasa paraan nun ang pananalita. Maid lang po ako. Wala po rito sila, sir. Pupunta po sila sa Bicol. Sa isang linggo pa po ang balik. Napagtanto niyang wala siyang makukuhang impormasyon sa kasambahay. Kaya nagpaalam na lang siya. May naisip naman siyang mas magandang paraan para makontak ang pamilya ng yumao. Bumalik siya sa 10th floor. "May nakita akong cellphone kanina. Nasaan na?" "Ito ho," sabi ng isang pulis at ibinigay sa kanya. Inisa-isa niyang basahin ang laman ng phone book. Pinindot niya ang call sa ilalim ng heading na daddy. Nagring naman sa kabila at ilang sandali pa ay kausap na niya ang esposo ni Mrs. Alejo. Napagtanto niyang wala siyang talent sa diplomacy. Napagkamalan siya nitong prank caller. "Kung wala kang magawa, huwag kang manloloko. Anong pinagsasabi mo dyan? At bakit nasa iyong cellphone ng asawa ko?" Sigaw nito sa kanya. Huminga si Ashley ng malalim. "Hindi ho ako nanloloko. Assistant manager ho ako ng Rose Hotel. Natagpuan namin dito ang misis niyo. Nakabulagta sa sahig." "Are you serious?" "I wish I weren't, Mr. Alejo," wika niya. "Oh God! Oh no!" Humahagulhul na ng iyak ang lalaki. "Dadalhin na po namin siya sa hospital, Mr. Alejo. Sa San Antonio General Hospital. Doon niyo na lang siya puntahan. I'm sorry." Hinayaan na niyang umiyak ito. Pinutol na niya ang linya. Nang mailabas ang mga labi ng ginang, ay nagpaiwan siya sa loob ng silid. Inisip niya kung masisisi ba sila sa nangyari sa ginang. Hindi naman 5-star ang Hotel Rose, ni hindi 3-star. Kaya alam na ng mga guest na walang aasahan ang mga itong first class na serbisyo. Ang pagsasaayos ng operasyon ng hotel ay nasa isip na lang niya.
Hindi niya pwedeng biglain ang kanyang kitubin. Pagtsatsagaan niyang unti-unting maisaayos ang mga sira nito. Unti-unti niyang itetrain ang mga tauhan para mas maging maganda ang pakikitungo ng mga ito sa mga guest. At ang nangyaring yun marahil ay magpapamulat sa mga mata ng Tito Ben niya. Baka makukumbinsin na niya itong hindi basta-basta ang pagpapatakbo ng hotel. Ngayon ay isang responsibility at hindi dapat isipin ang perang ibabayad ng mga guest, not caring whether they enjoy their stay or not. Ang mindset ng kanyang tito, kahit bulok ang hotel, pupuntahan pa rin ang mga nagbabiyahe dahil walang ibang mapuntahan ang mga yon. Kung gusto ng mga yon ang maganda, di magbayad ng mataas doon sa mga mas bagong hotel. Pero dahil nagtitipid kalimitan ng mga tao, kapag bakasyon ay lagi ring puno ang hotel. But she wanted to upgrade their business. Nagtapos siyang HRM sa State University sa kanilang lalawigan. Yun ang kinuha niyang kurso dahil nga may pangarap siya sa Rose Hotel. Pangarap niyang mapaunlad palalo ang negosyo at balang araw, siya ang magiging chairman ng Rose Hotel chain. She could picture Rose Hotels all over the country. Maybe even in Hong Kong or Singapore. Ngunit bago niya marating yun, dapat may isaayos muna niya ang operasyon ng Rose Hotel na ito. Napatitig si Ashley sa pinto. Ayon sa maid na nakakita kay Mrs. Alejo, kumatok ito sa silid dahil magpapalit ng wala raw sumasagot. At nagbubukas, kaya pinihit nito ang doorknob. Nakabukas naman daw ang pinto, kaya tumuloy niya ito. Saka nito nakita ang ginang na nakabulagta sa sahig. Tiniyak naman niyang nakalakang pinto, ngunit nang hilahin niya ang doorknob, without turning it ay nabuksan yun. Hindi gumagana ang lock. Paano na to? Sabi niya. Mukhang may sinasabi pa naman ang pamilyang Alejo. Baka silipin pa ang bagay na sira ang lock ng pinto. Masamang masama pa ang loob ni Mr. Alejo. Tiyak na maghahanap yun na mapagbubuntunan ng galit at sisi. Nanganganib ang reputasyon nilang matagal ng tagilid. Iginala niya ang paningin sa loob ng silid. Naghahanap ng iba pang sira sa silid. Humakbang siya patungo sa bintana. May naramdaman siya sa ilalim ng pumps niya. Iniangat niya ang paa. Butones ang natapakan niya. Dinampot niya yon. Hindi pangkaraniwang butones. Mukhang nagbuhat sa mamahaling damit. Kaya isinuksok niya yon sa maliit na bulsa sa kanang dibdib ng blusa niya. Saka lumabas siya ng silid. Nasa opisina niya ang Tito Ben niya. May balita na ba galing hospital, Tito? Tanong ni Ashley. Wala pa. Tumawag lang daw si Mr. Alejo para i-confirm pa rin kung talagang misis niya ang nawala. Lumungkot ang mukha nito. Ashley, iha. Ano po yun? Hinila niya ang isang stool at naupo doon. Dapat sigurong sarhan ko na tong hotel at ibenta na lang. Malaki ang alok sa akin ng may-ari ng Sunshine Inn. Wika pa ng Tito Ben niya. Tito, hindi ako papayag. Nagsisimula pa lang ako dito. Pwede ka namang magtrabaho sa Sunshine Inn. Sila na magpapaayos nito. At gagawing kauna-unahang Sunshine Hotel. Mas malaki sila kaysa sa atin. Hindi ako papayag, Tito. Nangako ka sa akin. Nangako ka noon na hindi mo ito'y bebenta kahit anong mangyari. Wala namang nangyari. A woman died in my hotel. Hindi ba masamang pangitain yun? Para sa akin, signos na yun na dapat ko nang i-give up ang hotel na to. Umiling si Ashley. Hindi, Tito. Hindi masamang pangitain ang kamatayan. Kahit kanino niyo pa itanong. Death symbolizes a new beginning, a change, a journey into a better place, a transition. Ibig sabihin, pumasok na tayo sa pagbabago. Bagong simula to, Tito. Ibig sabihin, namatay na ang dating pamamalakad. Napalitan na ng bago. Parang bagong taon. Litaw ang litid niya sa pagpapaliwanag. Please, Tito, aalisan mo ba ako ng pangarap? Nagkibit balikat ito. Kinakabahan ako sa nangyari. But of course, hindi ko naman kayang agawin sa iyong gusto mo. Ipinangako ko rin sa mga magulang mong gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang bukas. Thanks, Tito, sabi niya. At ipinapangako ko rin sa iyo, this hotel will be great again. Tumawa ito. Kailan naman naging great ang hotel na ito? Eddie, this hotel will be great. I promise you that. Hinagkan niya ito sa pisngi.
Matandang binata ito, kapatid ng kanyang mommy. Nasa second year siya sa college nang masawi sa isang aksidente ang mga magulang niya. Dahil mula pagkabata ay malapit na siya sa tsuhin. Sa poder na nito siya pumisan. Ang bahay nila ay inuupahan ngayon ng isang tiyahin niya at pamilya nito sa father's side. Siya ay sa bahay ng tsuhin na nakatira. Wala siyang kapatid dahil 40 years old na ang mami niya nang ipinanganak siya. Noong bata pa siya, akala ng lahat ay hindi na siya matututong magsulat. Matalas ang memorya niya, ngunit hirap na hirap siyang kumontrol ng ballpen. Yung bahagi ng utak para sa motor skills ang hindi gaanong na-develop sa kanya. Ngunit pinagtiyagaan siya ng mami niya hanggang kahit parang kinahig ng manok ay natuto naman siyang magsulat. Hanggang ngayon ay sulat doktor pa rin siya. Sumpunging bata pa rin siya. Hindi siya marunong makipaglaro dahil hindi niya kayang kontrolin ang kanyang emosyon. Kapag nagalit siya, galit talaga siya at nananakit ng kalaro. Ang Tito Ben lang niya ang nagtsatsagang makipaglaro sa kanya noon. At madalas din ay nababato niya ito ng laruan. Minsan raw ay binato niya ito ng pako dahil lang naiinis siya. At hindi niya alam kung bakit siya naiinis. Isa siyang special. Ganun ang turing sa kanya noong bata pa siya hanggang noong ikalawang taon na niya sa high school. Ngunit valedictorian siya ng high school. Walang tatalo sa kanya sa memorization. Hindi rin siya mahihiyain dahil nga siguro kulang siya sa IQ. Hindi niya naiisip na baka magkalat siya o mapahiya kapag sumali sa isang contest. Sali lang siya ng sali. Declamation contest, singing contest, debate, at kung ano-ano pa. Dahil doon, puring-puri siya ng mga teachers niya. Kaya siya ang hinirang na valedictorian. Break, Charlie 2, Charlie 2. Go ahead, sabi niya sa radyo. Ma'am, dumating na raw sa hospital ang Mr. ni Mrs. Alejo, report ni Agnes. Paano mo nalaman? May kapatid ho akong nurse doon. Magkakaroon pa raw ng autopsy dahil wala palang sakit sa puso si Mrs. Alejo. Gulantang na napatitig si Ashley sa radyo. Nagpahinga muna si Ashley sa landing ng hagdan sa 9th floor bago niya ipinagpatuloy ang pag-akyat. She straightened her black skirt and white blouse. Kinapa niya ang choker na suot upang matiyak na ang lock ay hindi napadpad sa unahan. Dinamarin niya ang buhok to make sure na walang hiblang nakawala sa itim na ribbon sa kanyang batok. She took a deep breath. Itinuwid niya ang likod and made sure she walked with her head held high. Binagtas niya ang kahabaan ng hallway hanggang makarating siya sa dulo na siyang nagsisilbing lunch. May maliit na sala roon. Sa bandang kaliwa ay may minibar. Ang mga halaman sa paso at plant box ay pawang plastik na itinago niya ang pagkadismaya nang makitang may mga alikabok pang nakadikit sa mga dahon. Pero mamaya na niya sesermonan ang mga maids. May mahalaga pa siyang papel na gagampanan. Good morning, officers! Bati niya sa dalawang pulis na naghihintay sa kanya sa lunch. Tumayo ang mga ito pagkakita sa kanya. Good morning din ho, Miss Mendez! Wika ng isa. They both nodded at her. Have a seat, sabi niya. Nerbiyos na nerbiyos ang Tito Ben niya nang malamang tatanungin sila ng mga pulis hinggil sa nangyari kay Mrs. Alejo. Kaya siya ang humarap sa mga investigador. Isang linggo na ang nakakalipas at napatunayan sa autopsy na hindi heart attack ang ikinasawi ng ginang. Nakasisiguro si Mr. Alejo na pinaslang ang asawa nito dahil wala naman daw itong sakit sa puso at walang iniinom na gamot maliban sa aspirin para sa alta presyon. May aspirin bottle na nakita sa bag nito. Ngunit ang traces ng gamot na nakita sa bituka nito ay hindi aspirin. Saan ang galing ang gamot na yun? Naghinala rin ang mga pulis na nagpatiwakal ang ginang. Ngunit bakit walang note? At wala raw dahilan para kitilin ang sariling buhay. She was happily married. Walang problema sa asawa at sa kaisa-isahang anak. In fact, she was excited about the Bicol trip. Bakit daw magkikitil ng buhay ang taong excited pa sa isang bagay? Personally, naniniwala siyang pinaslang ang ginang.
Nang maupo ang mga pulis ay umupo siya sa armchair sa kanan ng sofa, kung saan magkatabi ang mga ito. Pasensya na po kayo, ma'am. Kailangan lang po namin mag-imbestiga. Wika ng isa. Naiintindihan ko po at gagawin ko ang lahat para matulungan kayo sa paglutas ng krimen. Wika niyang animo first lady sa pagkakaupo. Ma'am, ayon po sa Colonel, mga bandang alas 8 na wala ang ginang. We understand na kayo po ay nasa opisina niyo sa 10th floor noong mga oras na yon last Monday. Tumango siya. I didn't leave the office until I heard a scream outside my door. Mga alas 11 na yun ng gabi. Wala po ba kayong napansin o naramdaman kakaiba ng gabing yun? Wala. Just the usual sounds, a faucet leaking somewhere. Mga tunog ng sasakyan sa labas, those things. But nothing out of the ordinary. I wish I could tell you more. Okay na po yun, ma'am. Kakausapin lang po namin yung maid na nakakita sa bangkay. Very unusual naman po kasing magpalit ng bedsheet ng alas 11 ng gabi. Tumango si Ashley. Naisip ko rin yan at kinausap ko na rin si Linda. That's her name. Inamin niya sa akin na hindi siya nagpapalit ng bedsheet. She was just nosing around. Ayaw niyang aminin pero may kutuba kung may balak siyang pagnakawan ng guest. I already fired her. Pero kung gusto niyo pa rin siyang kausapin, ibibigay ko sa inyo ang address niya. Salamat po, ma'am. Malaking tulong yan sa amin. Tumayo ang isa sa mga ito. Hindi na ho kami magtatagal. Good luck sa investigation niyo. At huwag kayong mag-alala. Kapag may naisip akong posibleng may kinalaman sa krimen, ipaparating ko sa inyo. Asahan niyo ang full cooperation ng management ng hotel nito. Mahigpit siyang nakipagkamay sa mga ito. Nagpalipas siya ng ilang minuto bago siya bumaba sa 10th floor. Pumasok siya sa opisina. Naghihintay roon si Agnes at isang maintenance man. Let's watch the tape, wika ni Ashley. Nang manungkulan siya bilang assistant manager ng hotel, isa sa mga unang panukala niya ay ang paglalagay ng kamera sa bawat hallway. Unfortunately, yung mga in-install sa 10th floor pababa ay hindi na gumagana. Ngunit yung nasa mga landings ng hagdan sa bawat palapag ay gumagana na at nakukuhaan na ng video ang lahat ng guests na dumaraan doon. Nakabuting out of service ang elevator nila. Ang hiningi lang niyang tape ay yung sa 10th floor landing at sa first floor. Pinanood nila yun. Black and white ang monitor, ngunit bihirang detalye ang nakakaligtas sa kanyang mga mata. Bonus marahil ng Diyos sa kanya, kasama ng kanyang photographic memory. Dahil 7 months lang siyang dinala sa sinapupunan ng mami niya. Natapos ang tape. Pakirewind. Utos ng dalaga sa maintenance man na siya rin nakamonitor sa mga kamera dahil kulang pa sila ng mga tauhan. Pinanood uli niya mula umpisa ang tape. Nang makita ang nakaagaw ng pansin niya, inutusan niya ang tauhang ipost yun. Natatandaan mo bang lalaking yan, Agnes? Tanong niya sa receptionist. Yun ang dahilan kaya pinaakyat niya ito. Ito ang nasa front desk. Kaya kilala o natatandaan nito dapat ang mga nag-check-in ng mga bisita. Madalas siya rito, ma'am. Iba-ibang babae ang kasama. Nagpa-reserve siya ng room nung Sunday. Tapos Monday dumating yung girlfriend niya. Nauna sa kanya ng ilang minutes. Alam mo ba ang pangalan? Tanong pa ni Ashley. May tendency si Agnes na maging orator kapag nagsasaad ng paksa. Mr. Villanueva ho. Sabi niya, yun daw ang totoo niyang pangalan. Dati kasi Mr. De Torres ang ipinipirma niya sa guest list. Natatandaan mo ba kung anong kulay ng polo niya? Halo-halo, ma'am. Dilaw, green, blue. Matingkad lahat. Checkered. Polo ang tatak. Original siguro dahil mukha namang mayaman. Guwapo pa. Sabi ni Agnes. It was frustrating dahil hindi niya pwedeng i-blow up ang image sa screen. Hindi sila high-tech. Anong room ang ibinigay mo sa kanya? Room 1017 ho. Tumango-tango siya. Kanina lang ay ipinaayos niya ang numero ng room dahil nasira na ang numero. Posible kaya na nagkamali ng pasok ang lalaki? Pero rason ba yun para isipin niyang ang lalaki ang pumaslang kay Mrs. Alejo? Kung siya ang tatanungin, ang pagpaslang ay premeditated. Hindi biglaan. Titig na titig siya sa screen. Pina-forward niya ng konti hanggang maputol na ang ulo ng lalaki
at bahaging dibdib na lang ang nakuna ng camera. Now, she was sure. Kahit black and white lang ang screen, hindi makakaligtas sa mga mata niya ang botones ng polo ng lalaki. Kapareho yon ng botones na napulot niya sa room 1016. The man had been inside that room. Kailangan niyang makausap ang lalaki. Hindi muna niya ipapaalam sa mga pulis ang natuklasan niya dahil meron din siyang passion for mysteries. She was a frustrated sleuth. Kaya nga itinalaga niya ang sarili na in-house detective din ng hotel. Kahit na tinatawanan lang siya ng Tito Ben niya. At tama ang obserbasyon ni Agnes. Mukhang mayaman ang lalaki. Baka masuhunan lang nito ang mga pulis na mag-iimbestiga. Alam mo ba kung taga saan siya, Agnes? Tanong pa ni Ashley. San Agustin lang ang inilista niya sa guest list, ma'am. Siguro taga roon siya. Okay, bago kayo bumaba, gusto kong manahimik muna kayo tungkol dito. Huwag niyong babanggitin sa mga pulis ang meeting natin ngayon. But you can give them the tips. Naintindihan niyo? Yes, ma'am. Sabi ng maintenance man. Ma'am, suspect ba si Mr. Villanueva? Hindi naman siya mukhang kriminal. Wika ni Agnes. Hindi siya suspect. Tanggi niya. Madaldal ang receptionist. Baka mabanggit pa nito sa mga investigador na may pinagdududahan siya. Interesado lang ako. Gwapo kasi siya. Ngumiti siya at kumindat. Mas gwapo sa personal, ma'am. Ang ganda pa ng katawan. Tila kinikilig na wika ng babae. I can see that. Sabi niya at itinaboy na ang mga ito. Maraming salamat po, Manong. Wika ni Ashley sa matandang lalaking na pagtanungan. Nasa poblasyon siya sa San Agustin. Kumaliwa lang po kayo sa kanto. Matatanaw niyo na yung Dragon Balls. Wika pa ng mama. Nginitian niya ito at umabante. Toyota Crown ang kotse niya. Brand new noong 1979. Berde. Sa sobrang kakuriputan ng tito niya, ay hindi nito naiisip na magpalit ng sasakyan. Lumiko siya sa sinabing kanto at hindi naman sinungaling ang napagtanungan niya. Tanaw nga agad ang signboard ng Dragon Balls, bilyaran at dart hall. Her adrenaline was pouring. Hindi siya makapaghintay na makaharap si Mr. Andrew Villanueva, her suspect. Nagmenor siya at naghanap ng magandang parking space. Maraming sasakyan nakapark sa labas ng bilyaran. Summer kasi at bakasyon ang mga estudyante, kaya abalang-abala ang mga bilyaran sa bawat sulok ng Pilipinas. Ilang metro makalampas ang bilyaran ay nakahanap siya ng parking space. Bumaba siya at nilakad na lang ang pabalik sa Dragon Balls. Pinagmasdan niya ang signboard. Sa tabi ng pangalan ay may bola ng bilyar at may nakasakay na dragon. Iyon ang logo sa establishment. Lumapit siya sa gordyang nakatalaga sa labas. Good afternoon, wika ni Ashley. Ano po ang kailangan nila, miss? Sabi ng gwardya. Tila hindi naniniwalang customer siya kung yun ang sasabihin niya. Itim na slacks at turtleneck blouse na puti ang suot niya. Gusto ko makausap si Mr. Andrew Villanueva. May nagsabi sa akin dito ko raw siya matatagpuan. Nandito ba siya? Wika ng dalaga. Isang binatilyong kulay orange ang buhok at may katabaan ang nakiusyoso sa kanya. Hinahanap niyo si bossing? Bakit? Kaibigan ko siya. Wika niya. Nasa itas si bossing, sa dark hall. Thank you, sabi niya sa bagets na mataba. Tuloy-tuloy siya sa loob ng bilyaran. Limang billiard tables ang nabilang niyang naroroon. Malinis naman at maganda ang disenyo ng interior. Impressive. Mukhang pinamuhunanan ng malaki. Magkano na ba ang isang billiard table ngayon? Mapera nga si Mr. Villanueva sa isip-isip niya. Baka nga kaya nitong gawin yun sa ginang dahil mapera ito. Pero kung totoo man, kasalanan pa din yun. Dumiretso si Ashley roon. Paikot yun at panay neon lights ang dining room. Iba-ibang hugis. Dinig na rin niya ang malakas na tugtog buhat sa itaas. She climbed up the stairs. Kagaya ng bilyaran, marami ring tao sa itaas. Nakatumpok sa harap ng mga dartboards. Karamihan ay mga kabataang lalaki. Bagaman may mangilan-ngilang ding kababaihan, may nakasalubong siyang isang binatilyo. Excuse me, sabi niya. Tumingin ito sa kanya.
May hikaw ito sa kilay. Kilala mo ba si Mr. Villanueva? Gusto ko siyang makausap. Ngumuso ito. Sinundan lang niya ang direksyon ng nguso nito. Humantong sa lalaking nakapolo ng checkered. Dilaw, asul, berde, orange ang polong suot nito noong gabing mawala si Mrs. Alejo. Kapag sineswerte nga naman. Sa loob-loob niya. Thank you. Sabi niya sa bagets at tinungo ang kinaroroonan ng lalaking nakatalikod sa hagdanan. Laking gulat nito nang bigla niya itong kalabitin. Ha? Huh? Mukha itong tuliro. But there was no mistaking that he was definitely good-looking. So good-looking. He got the kind of charm all the women in the world would fall for. He got that lost little boy look in his eyes. Lahat ng babaeng capable of lactation ay tiyak na iibig sa lalaking kaharap niya ngayon. Mr. Andrew Villanueva? Wika niya. At tubili ang tango nito. Tila balisa at malikot ang mga mata. Agad ay nakatingin ito sa kinaroroonan ng hagdanan. He looked guilty. Bumilis ang kaba ng dibdib niya. Kaharap niya ngayon ang isang suspect sa pagkawala ng ginang. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman niya. She had never felt more alive. Pwede ka bang makausap? Tanong niya. Ha? Sure. Who are you, by the way? Tanong nito. Mistulang takot pa rin at it made him more appealing. A part of her wanted to touch his face and tell him everything was gonna be alright. She felt the urge to do that. Hindi siya dapat mabulag sa taglay nitong charm. Masamang tao ito. At kalimitan naman talaga sa mga kagaya nito ay charming. Ayon sa mga nababasa niyang libro, hinggil sa mga assassins. I'm Ashley Mendez. Assistant manager ako sa Rose Hotel, kung saan nag-check-in ka last Monday night, right? Oh my God. Usal ng lalaki at umatras sa kanya. Ang isang kamay ay bahagyang nakataas na tila ba itinutulak siya. I know why you're here. I'm telling you, it was an accident. Saad nito, maliwanag niyang narinig sa kabila ng rock music. Hindi malaman ni Ashley kung tatawa siya o hindi. Accident? She said in disbelief. Paano naging aksidente yun? Aksidenteng uminom ng sangkatarbang tranquilizer si Mrs. Alejo? Ganun ba ang gustong sabihin sa kanya ng lalaking ito? He eyed her intently. Magkahalong pagdududa at pakiusap ang nasa mga mata nito. Doon tayo mag-usap. Wika nito. Lumingon sa isang pintong nasa bandang sulok. I'll follow you. Sabi niya. Nang tumalikod dito, pasimpleng niyang dinukot sa bag ang canister ng tear gas. Hindi siya maiisahan ng lalaking ito. Kung may binabalak mang itong hindi maganda, nakahanda siya. Inilipat niya sa bulsa ang tear gas. Tiniyak na mabilis niya yung madudukot kapag hiningi ng pagkakataon. Binuksan ng lalaki ang pintong medyo maliit kaysa ordinaryong pinto. He turned to her and nodded for her to get inside. Bahagya rin siyang tumango. Nangangahulugang mauna na itong pumasok doon. Kahit pa tila natural lang ditong paunahin munang pumasok sa anumang pinto ang babae. Hindi siya dapat ma-distract sa gentlemanly actions nito. Pumasok ito, holding the door for her. Have a seat, wika nito. It was an office. About 3 meters by 4 meters, air-conditioned. May isang bintana sa gawing kaliwa na natatakpan ng light green na blinds. May desk sa tabi ng bintana. At sa kabilang bahagi, katabi ng file cabinet, na ang upholstery ay medyo kakulay ng blinds. May mesitang kahoy sa harap ng couch. Sa tabi ng pinto, directly opposite ang desk, was a dartboard. Ang mga darts ay nasa canister sa ibabaw ng desk. Naupo si Ashley sa upuan sa harap ng desk. Doon ay madali siyang makakatakbo sa pinto kapag kinakailangan. Isinara ng lalaki ang pinto. They could barely hear the music outside. I'm telling you, miss. He scratched his head. Mendez. Ashley Mendez. Wika ng dalaga. Okay, can I call you Ashley? Tumango siya. Hindi ito umuupo. Palakad-lakad sa maliit na silid. Hindi ko sinasadya. Nagkamali ako ng kwartong pinasok.
Akala ko 10-17, pero 10-16 ang napasok ko dahil hindi ko na napansin ang numero. Dahil sira na at di ko gaano nabasa. Paliwanag pa ng binata. Tahimik lamang na nakikinig si Ashley. At nais pa niyang malaman ang mga sasabihin ng lalaking kaharap. Go on, sabi ni Ashley. Hindi siya makakontra dahil totoo naman ang sinasabi nito. Tumigil ito sa harapan niya. Assistant manager ka ba talaga ng Rose Hotel? Tila nabawasan ang panik nito. Dahil marahil nasa sariling opisina ito, kaya nanumbalik ang tiwala nito sa sarili. Nakapag-isip rin. Kinuha niya mula sa bagang kanyang wallet at kinuha roon ang laminated ID na ginawa lang sa computer. Iniabot niya yun dito. Tinuri nito yun. Pinagawa mo lang yata tong ID. Kahit ako, pwedeng magpagawa nito. Wala ka bang ibang katibayan? Wika nito. Ikinagulat niya ang ipinakita nitong Argans. Ngunit hindi yun sapat para ma-intimidate siya. Hindi siya ang kriminal. Hindi naman 5-star hotel ang Rose Hotel, Mr. Villanueva. Wala naman akong magagawa kung ganyang klaseng ID lang ang kayang i-issue ng may-ari na nagkataong tiyuhin ko. Si Ben Mendez, you can call him up kung gusto mo. But of course, sasabihin mo ring madaling kasabwat si Mr. Mendez. Ano ba ang ikinakatakot mo? Iniisip mo bang pulis ako? Nangahamon ang tono niya. Ibinalik nito ang ID. As I've said, nagkamali ako ng pinasok na kwarto. Bukas ang pinto at nasa banyo ang tao. So, I undress. You undress? Bulalas niya. I thought she was my date, okay? Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Parang sinasabing alam na niya dapat kung ano ang gagawin ng lalaki at babaeng nagde-date sa hotel. Nang lumabas sa kwarto yung babae, galing sa CR, nakita niya akong walang saplot, kaya she had a heart attack. Believe me, I tried to revive her, pero wala na akong nagawa. She was already dead. Nalito ako at natakot. Ordinaryong tao lamang ako. Wala akong alam sa batas. Ang alam ko lang, ayokong makulong. I mean, it was absurd. Absurd? Ulit niya. Yes, absurd. And please stop repeating my words. Bumalik na naman ang panik nito at tila gigil na gigil ito sa kanya. Parang nais pilipitin ang leeg niya, maniwala lang siya. It's absurd. Dahil iisipin ng lahat na pumatol ako sa matrona at aksidenteng nawala pa. Anyway, nang buksan ko ang pinto, saka ko lang napansin na sira pala ang number. That's when I realized I was in the wrong room. I simply went out and knocked on the right room. But I plan to inform the police about the woman. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas na loob. I mean, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, would it be easy? It was too far-fetched para paniwalaan. Baka makulong ako. Talagang walang maniniwala sa'yo, Mr. Villanueva. Saad niya? Walang sakit sa puso si Mrs. Alejo. She's the deceased. She died of drug overdose. A tranquilizer. Hindi pa matukoy kung ano ang brand name ng gamot. She took at least 8 tablets. And that is more than enough. Napatigil siya sa pagsasalita dahil tumawa ang lalaki. Parang batang kulang na lang ay maglulundag ito sa tuwa. That's the best news I've ever heard. Thank you for telling me. I knew it. Imposibleng mawala ka agad siya nang makita niya akong walang suot. I'm free. Not quite, Mr. Villanueva. Wika niya. Hindi ako naniniwala sa kwento mo. Ang hinala ko, ikaw ang pumilit sa kanyang inumin ng 8 tableta. Wow, wait a minute. Wika nito. His palms facing her. Di ko kilalang babaeng yun. Wala akong motibo para saktan siya. Now you're the one being absurd. Dinuro pa siya nito. That's what I intend to find out, Mr. Villanueva. Kung ano ang relasyon mo sa biktima. Wala ka mahahanap dahil hindi ko siya kilala. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Alin sa dalawa? Nagsasabi ito ng totoo o siya ang nawala ng kredibilidad sa paningin nito. Tila buong-buo ngayon ang kumpiyansa nito sa sarili. Ngunit ayaw pa rin niyang paniwala ang nagsasabi ito ng totoo dahil may bahagi ng damdamin niyang sumang-ayon dito. Yun ang sinusupil niya. Dahil kapag hinayaan niyang mamayani yon, para na rin niyang inaming attracted siya rito. Hindi niya kayang tagapin yun. Tumindig siya. Magpapaalam na ako, Mr. Villanueva.
Salamat sa kooperasyon mo. Wika niya. Kakaiba na ang tingin nito sa kanya nang ilahad nito ang kamay. Parang ordinaryong babae lamang siya. At pinag-iisipan nito kung didiskartehan siya o hindi. She wasn't a threat anymore. Hindi niya tinanggap ang kamay nito. Tuloy-tuloy siyang lumabas ng opisina. Ngayon niya napagtantong hindi madali ang maging investigador. She thought it was easy, just like in fiction. Pero mali ang diskarte niya. At dahil doon, ay baka makapag-isip na ng paraan ng lalaki para makalusot sa krimen. Worst, baka tumakas na yon. Yun ang kailangan niyang mahadlangan. Sumalampak sa couch si Andrew. Unti-unti nang nag-evaporate ang relief na naramdaman niya kanina nang malaman niyang hindi atake sa puso ang ikinawala ng babae sa room 1016. Hindi siya ang may kasalanan, tiyak yun. Ngunit hindi kumbinsido si Miss Mendez. Nasaan yun ang babaeng yun na nagdududo pa rin sa kanya and he cursed himself. Dahil sa panic niya kanina ay hindi man lang niya nagawang tanungin ito kung paano siya nito natuntun. What made her realize that he had been in room 1016? Dapat ay itinanong na niya yun. Bigla siyang tumayo at lumabas ng opisina. Dumukwang siya sa hagdanan. Wala na ang babae. Mabilis siyang bumaba. Nasaan yung babaeng nakaitim na pantalon? Tanong niya sa security guard. Yung hanggang dito ang buhok. Inilagat nito ang kamay sa bandang ilalim ng tainga. Maputi? Nasaan? Doon nagpunta. Gawin kaliwa ng kalsadang itinuro ng gwardiya. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Tumakbo siya. Kailangang makausap pa niya ang babae. Kailangang makumbinsi niya ito dahil ngayon ay halos natitiyak na niya kung saan ito tutungo. Magsusumbong sa pulis. At kahit inosente siya, ayaw niyang maimbestigahan. Ayaw niyang madawit ang pangalan niya sa kahit anong krimen. Baka ang papa niya ang atakihin sa puso nang wala sa oras. Pero natitiyak ba niyang hindi pa nagsusumbong sa pulis ang babaeng yun? Huminto siya sa pagtakbo. Wala na ni anino nito. Pero kung nagsumbong na ito sa pulis, di sana ay mga pulis ang kumausap sa kanya ngayon, hindi ito mismo. He had to stop her. Bumalik siya sa bilyaran, diretso sa gilid kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Kailangan mapakiusapan niya si Miss Mendez, na huwag nang ipaalam sa may kapangyarihang pumasok siya sa room 1016 nang hindi sinasadya. Anong kailangan mo, Miss? Tanong kay Ashley ng pulis na sumalubong sa kanya sa entrada ng police precinct compound. Tila may kakaibang nagaganap doon. Saan man siya tumingin, ay may mga pulis na kompleto sa armas. May mga sundalo rin. Kailangan kong makausap si Hepe. May kinalaman kay Mrs. Alejo. Wika niya. Nakapagdesisyon na siyang ipalam sa pulisya ang nalalaman niya upang makakilos na mga ito at imbestigahan si Andrew. Miss, baka pwedeng bukas na kayo bumalik. Red alert kami ngayon. Red alert? Nakatanggap kami ng impormasyong lulusubin kami ng mga NPA ngayon. Kung magkakaroon kami ng enkwentro, ayaw namin may madami na sibilyan. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag lumipas ang krisis na ito, haharapin namin ang mga reklamo nyo. May mga kasamahan naman kaming nakatalaga sa iba't ibang lugar. Pwedeng sila muna ang lapitan nyo. Mapanganib ngayon dito sa presinto. Wala siyang balak isiping nagbibiro ang pulis. Huwag naman sanang magkatotoang natanggap yung impormasyon. Sabi niya at nagpaalam na. Pagsakay niya sa kotse, hindi niya malaman kung saan tutungo. Ngunit mabuti na ring naka-red alert ang mga pulis. That would give her enough time to think. Suspect pa lang si Andrew at sa mata ng batas. He was innocent until proven guilty. Nagpapadalos-dalos siya sa paghusga. But it did not mean she trusted him already. Nang mapadaan siya sa tapat ng ospital, nagpasya siyang dumaan muna roon. Ayon sa information clerk, ngayon palang iluluwas ng Maynila ang mga labi ni Mrs. Alejo. Bumaba siya sa morgue. May mga taong nagkakaipon-ipon sa pintuan. Ilalabas na marahil si Mrs. Alejo. May isang lalaking tahimik na umiiyak habang nakaupo sa mahabang bench sa hallway. Yun ang nilapitan niya. Hi, pwede ko bang malaman kung ano ka ni Mrs. Alejo? Namumula ang mga matang tumingin sa kaniyang lalaki. Tila hindi naman ito na-offend sa paglapit niya. Parang natuwa pa. Tila sabik ito sa simpatsya. She's my mom. Wika nito.
Hinawakan niya ang kamay nito. I'm so sorry. Nakikiramay ako. Who are you? Sinabi niya. Tumangot ang ulang ito. Sa puntong yun ay lumapit sa kanila ang isang may edad na lalaki. Madilim ang suot nitong shades. Dad! Sabi ng lalaki. Agad siyang tumayo. Mr. Alejo! Ako po si Ashley Mendez. I was the one who called you about what happened. Nakikiramay po ako. Hinubad nito ang shades. Matalim siyang tiningnan. Kung sapat ang seguridad ng hotel niyo, hindi mangyayari to sa asawa ko. Wika nito. Nakikiramay po ako. Ulit niya. Pinaslang ang asawa ko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga pulis na nagpatiwangal siya. Malaking lalaki ito at sa tingin niya ay mas bata kaysa sa kabiyak ng ilang taon. Ngunit hindi niya kayang pagdudahang mahal na mahal nito ang asawa. Hindi rin po ako naniniwalang nagkitil ng sariling buhay ang misis niyo. In fact, mayroon akong batayan para isiping may ibang taong nakapasok sa silid ng misis niyo bago siya nawala. I intend to cooperate with the police. Unfortunately, may krisis sila ngayon sa presinto, kaya hindi ko pa sila nakakausap. What do you mean you have a proof? Sabi nito, tama kayo na kung sapat ang seguridad ng hotel namin, hindi mangyayari ang ganito. Inaako ko ang responsibility na yon, kaya hindi rin ako titigil hanggat hindi nalulutas ang krimeng ito. I've conducted my own investigation, and so far, I think I'm on to something. Umiling ang lalaki. I don't think that's safe. Miss Mendez, ano ang nalalaman mo sa paglutas ng kaso? Baka manganib pa ang buhay mo. I appreciate your concern, and I accept your apology. Don't worry, I will not press charges against you. It was also our fault. We could have chosen a more expensive hotel. Thank you, sir. But it's my way of unburdening myself of the guilt. Bahala ka, sabi nito. Inilabas na sa morgue ang labi ni Mrs. Alejo. Sinuliyapan lamang ng anak nito ang stretcher na kinalalagyan nito. Pagkatapos ay isinubsob ang palad sa mukha. He sobbed again. Pinisil ni Mr. Alejo ang balikat nito at sinabayan ang kabiyak palabas ng morgue. Nagpawala siya ng buntong hininga. Parang gusto na rin niyang maiyak. Nakikisimpatsya siya sa anak ng yumao. Alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng magulang. God rest your soul, Mrs. Alejo. Mahina niyang sabi at nilisan ang lugar. Isang may edad at matabang lalaki ang nasa reception counter ng hotel nang dumating si Andrew. Good afternoon. Is Ashley here? Tanong niya rito. Tila nagulat ito. Kaibigan ka ba ng pamangkin ko? So, she was telling the truth. Sa loob-loob niya. Ngunit hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa yun o hindi. The woman was clearly playing detective at siya ang prime suspect nito. Oho, narito ho ba siya? Ako ho si Andrew. Andrew Villanueva. Taga San Agustin ho ako. Lumabas lang siya sandali, pero darating na siguro yun. Doon mo na lang siya hintayin sa lunch. Sasabahan kita. Uncle niya ako. Ben Mendez, tawagin mo na lang akong Tito Ben. Nakipagkamay ito sa kanya. Mukhang napagkamalan pa siya nitong boyfriend ng pamangkin. Inakbayan pa siya nitong parabang botong-boto ito sa kanya. Ngayon lang kita nakita. Bago lang ba kayong magkaibigan ni Ashley? Tanong nito. Oho, bago lang kami magkakilala. Mabait ang pamangkin ko, walang boyfriend. Wala pang karanasan. Humagikik ito. Nakitawa rin siya at may nabuong idea sa isip niya. Ang solusyon sa problema niya ay nasa dulo lang ng matangos niyang ilong. Para ano pa ang bansag sa kanyang babe lord kung hindi niya mapapaamo si Ashley. At kapag napaamo na niya ito, syempre pa, kagaya ng ibang babae, mababaliw ito sa kanya. Tango lang ng tango sa mga sasabihin niya. Kinakampihan siya sa lahat ng laban, sunod-sunuran sa kanya. Maniniwala na itong wala talaga siyang kasalanan at hindi na ire-report sa pulisya ang pagkakamali niya. The fact that he had been inside room 1016 at nakita ang babaeng walang buhay and kept his silence would make him look guilty. At kapag na-pressure ang mga pulis na lutasin ang krimen, baka siyang gawing sacrificial lamb o scapegoat or whatever. Makukulong siya. Kailangan niyang hawakan sa leeg si Ashley Mendez.
Sa palagay niyo po ba, may pag-asa ko kay Ashley? Tanong niya. Hinapit ni Mr. Mendez ang balikat niya. Ako ang bahala sa'yo, paniniyak nito. Hingal kabayo ito nang marating nila ang ninth floor. Halos nakalambiti na ito sa kanya at hindi na makahakbang. Magpapa-install na talaga ako ng bagong elevator. May kilala ka bang constructor? Wika nito sa po ang dibdib. Pinalalayan niya itong maupo sa sofa. Magtatanong-tanong ho ako, basta ilakad niyo kay Ashley. He grind. Akong bahala. Wala bang tubig? Kukuha ako, relax lang kayo. May phobia na siya. Natatakot siyang baka itong biglang atakihin in his presence. May nakasalubong siyang chambermaid. Humingi siya rito ng tubig. May bisita ka. Salubong kay Ashley ni Agnes. Sino? Si Mr. Villanueva? Kasama ng uncle mo umakyat sa lunch. Salamat. Sabi niya tumuloy sa hagdan. Gusto na niyang manlumo dahil siyam na palapag ang aakyatin niya. It's good for the heart. Sabi niya sa sarili at sinimulan ng umakyat. Pawis na pawis at hinihingal siya nang marating niya ang naturang palapag. She felt the need to look at the mirror first. Tiyak na magmamantika na ang kanyang muka at kailangan na ng suklay ng buhok niyang lagi na lang hindi maganda ang mood. Kahit anong suklay ang gawin niya, para siyang laging nakikipagtunggali sa cyclone. Nag-hair conditioner naman siya araw-araw. She sighed. Bakit ba appearance ang pinoproblema niya? As far as she was concerned, kaaway pa niya si Mr. Villanueva. Anong pakay nito at pinuntahan siya nito? Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sariling hagurin ng kamay ang buhok. Upang ma-flat naman yun, bago siya dumiretso sa lunch. Nagtatawanan ang dalawang lalaki pagbungad niya. Ashley, iha! Kanina ka pa hinihintay nito si Andrew. Maiwan ko na muna kayo. Magpapakyat ako ng merienda. Sabi ng tiyo niya at tumindig. Pagdaan sa tabi niya. Siniko pa siya nito. Pagkatapos ay narinig niyang sumipol. Tumaas lang ang isa niyang kilay sa inasal nito bago niya hinarap ang panauhin. Ano kailangan mo, Villanueva? He smiled. Don't call me that. You sound like my ex-girlfriend. Wika nito. Ano yung relax na relax? I've no time for that. Ano ang kailangan mo sa akin? Hindi siya umupo. Gusto ko lang malaman kung paano mo na lamang nanggaling ako sa 1016. Ipinaliwanag niya. Panay ang tango nito. I'm impressed. Pero mas may impress ako kung maniniwala ka sa akin na hindi ako ang may gawa sa babaeng yun. Hindi ko siya kilala, as I've said earlier. Tell me, mukha ba akong kriminal? Wala sa physical na anyong pagiging kriminal, Mr. Villanueva. Wika niya. Pwede bang maupo ka? Naiilang ako sa iyo eh. Para namang pinoprosecute mo na ako eh. Wala ka pa namang sapat na katibayan, manibad sa botones ng polo ko. Pwede ko namang itangging hindi akin yun. Wala namang nakakita sa akin na nasa loob ako ng kwartong yun. Hindi naman yun nakita sa camera nyo. So, wala. Ibinuka nito ang dalawang palad. Pinaslang si Mrs. Alejo. Naniniwala ako dun. At gagawin ko ang lahat para mapatunayan yun. Mariin niyang wika. Ngawit na nga rin siya dahil sa taas ang inakyat niya. Kaya naupo na rin siya sa isang armchair. He faced her. Maybe, meron talagang gustong bumawi ng buhay niya. Di ko pwedeng sabihing hindi dahil wala akong alam sa nangyari. Ang alam ko lang, hindi akong gumawa nun sa kanya gaya ng inakala ko dati. Hindi ako pinatulog nun, alam mo ba? Binangungot ako. Hindi maalis sa bibig ko ang lasa ng bibig niya nang subukan ko siyang bigyan ng mouth-to-mouth resuscitation kahit alam kong wala na siya. Kaya gusto ko rin magpasalamat sa iyo dahil ipinaalam mo sa akin na nawala siya dahil sa overdose. I was relieved, really. She realized she was in trouble. Looking at him, looking so handsome and innocent, made it harder to believe he was indeed a criminal. How she wished he would stop smiling at her and stop his eyelashes from fluttering. Bumuntong hininga na lang siya. She had never felt this helpless and vulnerable. Ano ba kasing kailangan kong gawin para paniwalaan mo ko? Tanong pa nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagot. Umusod dito sa sofa, palapit sa kinaroroonan niya.
He leaned forward and looked at her directly in the eyes. Listen, may proposal ako. Proposal? There you go again. Inulit mo na naman ang sinasabi ko. Anyway, para maniwala kang wala akong kinalaman sa pagkawala ni Mrs. Alejo, tutulungan kitang hanapin ang totoong kriminal. Hindi mo kayang lutasin ang krimen ng nag-iisa. You are playing a dangerous game, lady. Umiiling-iling ito. Admit it. You need a partner. I volunteer. Gagawin ko ang lahat, maniwala ka lang. Ayoko lang sabihin mo sa mga pulis. Nagaling ako sa room 1016. I mean, hindi na kailangan. Dahil hindi naman akong tumapos sa buhay niya. Magiging komplikado lang ang investigasyon nila. Mamimislead lang sila. At makakalayang totoong salarin. Diretso rin niyang tiningnan ito. Ngunit hindi siya nagsalita. Nag-iisip siya. Aminado siyang pabor sa kanya ang suggestion nito. Hindi dahil sa makakatulong ito sa kanya, kundi mas mamomonitor niya ang mga kilos nito. Mas maoobserbahan niya. Sa mga tuwid, kung ito talaga ang salarin, she would know. She would just pretend that they were investigating the crime when in fact she would be investigating him. Okay, I accept your proposal. Wika niya. Naging maluwang ang ngiti nito. Great, pero mangako ka munang hindi mo ako isusumbong sa mga pulis. I promise. He offered his hand. Thanks. Tinanggap niya yon. Isang pagkakamali marahil dahil nang pisilin nito ang palad niya, biglang nangisay ang puso niya. Tila kinoryente. Ang kamay ko, Villanueva, sabi niya. Parang ayaw nitong bitiwan ang kamay niya. At sa hindi niya matanggap na kadahilanan, ay nais niyang pati buong katawan niya ay pisilin ito. Andrew, sabi nito. Ang mga mata ay nangungusap. And there was that grin again, na parang nais sabihin sa kanyang mayroon nang namamagitan sa kanila. At sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, ay parang siya lang ang pinaka-importanteng nilalang sa daigdig. Worst, she was flattered. Andrew, wika niya. Good. Saka pa lamang nito binitiwan ang palad niya. Dumating ang merienda nila. Espesyal na halo-halo. Habang hinahalo-halo nila yun, ay panay ang tanong ni Andrew hinggil sa kaso. What made you think it wasn't a suicide? Tanong nito. Dahil nakita ko kung gaano siya kamahal ni Mr. Alejo. She was a happily married woman. Madali namang umarte. Komento nito at sumubo ng halo-halo. He wasn't acting. Mahalata ko kung umarte lang siya. Wika niya, ngunit nang may question sa judgment niya, nagdadalawang isip na rin siya. Hindi naman siya trained investigator. Paano nga niya matitiyak na hindi umaarte si Mr. Alejo? I suppose, how does he look like? Tanong nito. Sinabi naman niya ang obserbasyon niyang mas bata si Mr. Alejo kaysa sa esposa. Gusto mo ng langka? Sumasakit ang tiyan ko dito. Nasa kutsara nito ang langkang kalahok ng halo-halo. Tumango siya at mabilis nitong naisalin ang mga yon sa baso niya. Inisa-isa buhat sa sariling baso. Di mo ba naisip na baka may kerida si Mr. Alejo at nahuli siya ng asawa niya, kaya binawian niya ng buhay? Hindi na agawi rito sa hotel si Mr. Alejo nung mawala ang asawa niya. Hindi sila magkasabay na nagbiyahe. Nauna si Mr. Alejo dahil may kakausapin siyang tao sa Quezon. It was about business. Mag-isang bumiyahe si Mrs. Alejo? Kung tama ako, sa tingin ko, nasa 60s na siya. Inihatid siya rito ng pamangkin niyang babae. Hinintay lang siyang makasettle dito sa hotel. Tapos bumalik na rin naman nila. Nakuha rin ang camera nila sina Mrs. Alejo at ang pamangkin nito noong paakyat ang mga ito sa 6th floor. Naikwento na rin yun ni Agnes sa kanya at sa mga pulis na nagtanong. Paano naman tayo makakatiyak na hindi nga gumagamit ng tranquilizer ang nawala? Tanong ng lalaki. Kalahati na kaagad ang laman ng baso nito at hindi na ginamit ang kutsara. Iniinom na ang halo-halo. Dahil ayon kay Mr. Alejo, may katibayan siya. Medical records ni Mrs. Alejo. Isa pa bago ka makabili ng diazepam, which is a generic name of trazepam. At kung ano-ano pang tranquilizers. Nag-research ka talaga, ha? Komento nito. Nagtanong-tanong lang ako sa mga doktor doon sa hospital. As I was saying, kailangan ng prescription sa mga ganong klaseng gamot.
Alam ko, pero pwede namang lumapit si Mrs. Alejo sa ibang doktor na hindi nalalaman ng asawa niya. Ano bang gusto mong palabasin? Tanong niyang may halong inis. Sinasabi ko lang na may possibility din na nag-suicide ang nawala. Mahirap naman sigurong pilitin ng isang taong lumaklak ng antivan. Kung mag-imbestiga tayo, dapat bukas ang isipan natin sa lahat ng possibility, including the possibility that we could be wrong, and that what happened was plain all suicide. Ibinaba nito sa misita ang baso ng halo-halo. Ubus na. Walang prescription na nakita sa mga gamit niya. Saad niya. Tumangot ang wito. Okay, kalimutan na muna natin ang angle na yan. That's what I've been saying all along, Villanueva. Andrew, sabi nitong naglalaro na naman, ang makamandag na ngiti sa mga labi. Andrew, gusto ko ituon muna natin ang atensyon natin sa mga possibility na pinaslang si Mrs. Alejo. Kung wala tayong makuhang katibayan, then we'll give up. At saan naman tayo mag-uumpisang mag-imbestiga? He asked, and it was probably the most important question to ask. Well, check their background. Aalamin natin kung sino-sino ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kung sino ang nakakaaway nila, nakakabangga nila, whatever. Okay, kailan tayo mag-umpisa? Bukas. Bago ito umalis ay kinamayan ulit siya nito, nang mahigpit. Same thing happened to her. Her heart went ballistic. Her throat went dry. She could not speak. Nasa bilyaran si Thelma pagbalik ni Andrew. Nais sana niyang pagtaguan ang babae dahil nahihiya pa rin siya rito. Hindi niya makakalimutan kung paano nito nila itlait ang dragon niya. Ngunit ito mismo ang lumapit sa kanya. Hello, Andrew. Kumusta? Bumaba sa zipper ng pantalon niya ang tingin nito. Pagkatapos ay nginitian siya. Ngiti ng isang taong may nalalaman tungkol sa isang taong nagdudulot dito ng iba yung kahihiyan. He was insulted. He smiled back. Hi, pupuntahan kita dapat sa inyo. May gagawin ka ba ngayong gabi? Tanong niya. Itatayo niya ang kanyang bandera. Wala naman, bakit? Wala, yayayain sana kitang mag-dinner. Wika niya at pinapungay ang mga mata, kagaya ng ginawa niya kanina kay Ashley. Ang pagkakaiba lang, si Thelma ay tila apektado kaagad, samantalang si Ashley ay hindi man lang nag-react. Hindi tuloy niya masabi kung interesado ang babaeng yun sa kanya o hindi. Pero nag-uumpisa pa lang naman siya at hindi pa naiimbento ang bakunang magpapa-immune sa mga kababaihan sa Villanueva Charm. Are you sure? Tanong ng babae. Nakakaloko pa rin ang tingin sa kanya. Makikita mo mamaya, babangon ng dragon. Sure na sure, ano? Sabi niya. Sige, kung gusto mo ngayon na eh. Sabi nito. Let's go. Inakbayan niya ito at dinala sa kinaroroonan ng kanyang kotse. Ilang sandali pa ay nasa daan na sila, patungo sa isang private resort na pag-aari ng isa niyang kabarkada. He got them a room, at pagkapasok na pagkapasok doon, ay hinapit niya ito sa baywang at siniil ng halik. Then he panicked. Nang lumapat sa mga labi nito ang mga labi niya, ang naisip kaagad niya ay yung mga labi ni Mrs. Alejo. Gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. He went stiff, ngunit may bahagi ng katawan niyang malambot pa rin. Pinilit niyang itaboy mula sa isip ang alaala ni Mrs. Alejo at nag-concentrate kay Thelma and her curves. His heart was pounding so hard, he had never been this frightened. Pareho na silang walang saplot at nakahiganan sa kama, touching, holding each other. May kakaiba nang nararamdaman ng babae, ngunit siya ay nanatiling bato ang pakiramdam. He was just going through the motions, at hindi nga nagtagal ay nakahalata na ang babae na wala ng pag-asang bumangon pa ang nahihimbing niyang dragon. I don't believe this! Naiiling at hinihingal nitong wika. I don't believe this either. Sabi niya. He was impotent. I don't believe this! Sigaw na niyang hawak ang ulo. May kailangan ka nang gamitin, wika ni Thelma. No, no! Hindi pwedeng mangyari sa kanyang ganoon. Nais pa niyang dumami ang kanyang lahi. At ang importante sa lahat, paano niya maseseduce si Ashley kung hindi maaasahan ang kanyang dragon? Halatang hindi inaasahan ni Mr. Alejo ang pagdating niya sa burol ng kabiyak nito. Ipinakilala niya si Andrew bilang kaibigan
Nilapitan niya ang anak nitong napapagitnaan ng dalawang may edad ng babae. Nakilala naman siya ng binata at nakipagkamay ito sa kanya. Condolence, sabi niya. Salamat, sabi nito at ipinakilala naman siya sa dalawang babaeng katabi na mga kapatid pala ng Yumao. Naupo siya sa tabi ng babaeng tinawag ng pamangking Tita Sara. Si Andrew ay pasimple niyang sinanyasang humanap na makakausap. Napag-usapan na nilang pagdating sa chapel kung saan nakalagak si Mrs. Alejo ay maghihiwalay sila para mas maraming tao silang makausap. Despues, mas marami silang masasagap na impormasyon. Nalaman nila kung saan nakaburol ang ginang dahil tumawag siya sa bahay ng mga ito. Nakausap niya yung maid na nakausap niya dati. Nabanggit sa amin itong pamangkin namin ang concern mo sa nangyari sa kapatid namin. We appreciate that, iha. At huwag kang mag-alala, hindi naman namin sinisisi ang hotel niyo. Kung talagang pinasnan si Olivia, mangyayari at mangyayari pa rin ang ganito kahit sa ibang hotel siya tumigil. Wika ng katabi niya. Salamat po, ang tangi niya nang sabi. Bago tumungo roon ay nirehearse na niya ang mga itatanong. Ngunit ngayong naroroon na siya at napapaligiran ng mga kamag-anak at kaibigan ng Yumao, wala siyang maisip na itanong dahil nangangamba siyang masabihan chismosa. Nag-observe na lang siya sa paligid. Itinatanim sa memorya ang lahat ng anyo ng mga taong naroon at dumarating pa. Miss Mendez, wika sa kanya ng anak ng Yumao, pwede ka bang makausap sa labas? Napatingin dito ang dalawang ginang na kanyang katabi. Sure, sure, sabi niya. Ito na yata ang pagkakataong hinihintay niya. Nag-excuse siya sa dalawang babae at sumunod kay Henry. Malikot ang mga mata niya dahil hindi niya malaman kung saan nagpunta si Andrew. Nawala ito sa kapilyang. Sa labas ay may mga nakahilerang benches na simento. Inanyayahan siya ni Henry na maupo sa mga yun. Miss Mendez, nakausap ko ang papa ko at hindi niya gusto makialam ka pa sa kaso ng mama. Natatakot siyang makagulo ka pa raw sa investigasyon. Tuloy ay mamislid ang mga pulis, kaya ako na ang nakikiusap sa iyo. Sana kung ano man ang ginagawa mo, itigil mo na. Naiintindihan ko ang hangarin mo, pero alang-alang kay papa. Sana maintindihan mo rin, kasi raw, baka may mangyari pa sa inyo. Kunot noon niyang tiningnan ito. Para namang nakakatiyak ang papa mong may masamang mangyayari sa akin. At ipinapangako ko, hindi ako makakasagabal sa investigasyon ng mga pulis. Kung ano man ang matutuklasan ko, ipapaalam ko agad sa kanila. Bigla ay nagduda siya sa pagkatao ni Mr. Alejo. Bakit parang ayaw nitong malutas ang misteryo ng pagkawala ng kabiyak? Huminga siya ng malalim at binawalan yun. May itatanong lang sana ako sa iyo, huwag mo sanang mamasamain, sabi niya. Go ahead. May insurance ba ang mama mo? Alanganin ang ngiti nito, para bang hindi makapaniwala sa tanong niya. He eyed her as though she was some kind of an ignoramus. Of course, she was insured. Magkano naman ang makukuha ng mga beneficiaries? 4 million, but I've heard na madodoble yun kapag napatunayang binawian ang buhay ang mama ko. Dapat ay hindi magalit ang papa mong tumutulong ako sa investigasyon dahil siya rin naman kikinabang kapag nalutas kaagad ang krimen. Wika niya. Hindi kasi interesado ang papa ko sa pera. Wika nito. Nakikiusap ako, Miss Mendez. Hayaan mo na sana ang mga pulis. Tumindig na ito. Nagpaiwan siya sa kinauupuan. Ina-absorb ang mga pinag-usapan nila. Pagtindig niya, nahagip ng mga mata niya ang likod ni Andrew. Nasa kabila ng bench, like partition ng chapel na kinaroroonan ni Mrs. Alejo at ang katabing chapel. Mayroong ding nakaburol doon at ang magaling na lalaki doon yata nakikiramay. Tila seryosong kausap nito ang isang babaeng nakabestida ng itim na ubod-iksi. Matangkad ang babae ngunit hindi payat. Maputi rin at mahaba ang buhok. Biglang nanulay sa mga ugat niya ang inis. Villanueva! Tawag niya sa lalaki. Lumingon naman ito. Hi, what's up? Sabi nito at ipinakilala sa kanya ang babaeng kausap nito. Jane ang pangalan ng babae. Nice meeting you. Wika na lang niya. Hindi masikmurang banggitin ang pangalan nito.
Magpapaalam lang ako kay Mr. Alejo, Villanueva. Then we'll go home. Sasama ako. Sabi nito at nilisan ang simentong pagitan ng dalawang kapilya. Mabilis naman silang nakapagpaalam. Sa tingin niya ay relieved si Mr. Alejo na hindi na sila magtatagal. Ngunit masyado siyang inis sa Jane na yun para pag-isipan niya yun. Halos kaladkarin na niya si Andrew pabalik sa sasakyan. Diretso na ba tayo sa Geronimo? Ang tanong ng buhayin nitong sasakyan. Oo, ayokong abutin ng umaga sa daan. Sabi niya, may 6 na oras na din ang biyahe mula sa Manila hanggang sa kanila. 5 ng madaling araw sila lumuwas kaninang umaga. Kain muna tayo, sagot ko. Narito na rin lang tayo sa Manila, di mag-happy-happy na tayo. Wala ako sa mood, gusto ko nang umuwi. Galit ka? Alam mo ba kung sino si Jane? Tiningnan niya ito ng matalim dahil napahiya siya. Obvious ba na si Jane ang dahilan ng pagmamaktol niya? Hindi ako interesado sa kanya. Hindi kami talo. Nginisian siya nito at hinawakan sa baba. Si Jane yung pamangkin ni Mrs. Alejo na naghatid sa kanya sa inyo. Nangunot ang noo niya. Anong ginagawa niya sa kabilang chapel? Bakit hindi yung sa kanila ang bantayan niya? She made a mental note of checking the tapes again. Hindi niya napanood yung part kung saan nakunan si Mrs. Alejo at ang pamangkin nitong umaakyat sa 6th floor. Hindi naman kasi niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang description ni Agnes sa pamangkin ng yumao dahil para sa kanya ay hindi mahalaga yun. Pero ngayon ay interesado na siya kay Jane dahil kay Andrew. May nakita lang daw siyang kakilala ron sa kabila kaya lumipat siya. Nag-uusap kami sa labas nang tawagin siya ng friend niya. Kaya nagmag-rate muna kami sa kabila. Maano ba namang makirami sa mga namimighati kahit hindi kakilala? So, what did you find out? Tanong niya. Marami. Una, he raised his forefinger. Nag-away raw ang mag-asawa bago umalis si Mr. Alejo, papuntang gumaka. At akala nga ni Jane ay hindi na matutuloy ang bicycle trip ng mag-asawa. Pero nung gabi raw, tumawag si Mr. Alejo. Nag-sorry apparently. At hayon, kinabukasan, sinamahan niya ang tita niyang bumiyahe. Sigurado ka? Baka gawa-gawa mo lang yan, sabi niya. Bakit naman ako mag-iimbento ng kwento? Bakit nga naman? May sinabi sa akin si Henry. Yun yung anak nila. At isinaad niya rito ang sinabi sa kanya ng lalaki. Si, tama ako, sabi nito. Alam mo, wala akong tiwala sa Alehong yun. Ang sama kong makatingin, parang may tinatago. Pupusta akong may tinalaman siya sa pagkawala ng asawa niya. Baka may imnutusan siyang taong pumuslit sa hotel roon. Hindi niya makontra ang syorya nito dahil ganun na rin ang itinatakbo ng isip niya. Nalaman ko rin kung sino ang taong kausap ni Mr. Alejo sa gumaka. Business partner daw niya. Kung gusto mo, kausapin din natin. Saan pa maganda kumain? Imbes ay tanong niya. Naglaho na ang kanyang inis. May kinalaman naman pala sa kaso, kaya kinausap ng lalaking ito si Jane. Gusto ko ng seafoods, kaya dun tayo sa Harbor View. Napatingin siya kay Andrew nang marinig niyang humahagikik ito. Magkaharap sila sa mesa. May nakakatawa ba? Tanong niya. Oo, ikaw, sabi nito. Nangalumbaba pa at pinagmasdan siya lalo. Bakit? Kung titigan mo kasi yung mga hipon, parang may government conspiracy na lasunin ka. Pinag-aaralan ko lang kung paano niluto. Nilasing na hipon ang tawag sa in-order nila at nagustuhan niyang lasa. Naisip niyang magpaluto ng ganun sa cook ng Rose Hotel. Baka magustuhan niyo ng mga guest. Binuhusan lang yan ng alak, wika ng lalaki. Pwede bang magtanong, personal sana, kung hindi mo mamasamain? Depende. Kung hindi ko magugustuhan, ikaw ang sasamain. He chuckled again. Gusto ko lang itanong kung bakit wala kang boyfriend. None of your business. Bakit nga? Giit nito. Nasaan yung hindi siya titigilan hanggat hindi niya sinasagot ang tanong nito? Wala akong makitang matinong lalaki, sabi niya. Ikaw, bakit wala ka pang asawa? Matanda ka na. She made the question sound as though she was not really interested, kahit matagal na niyang nais itanong yun dito. Kasi, I don't know how to explain it.
You can try, go ahead. I'm listening. She sure hoped she sounded casual. Sinabayan pa niya yun ng pagbabalat ng hipon. Kahit ang nais lang niya ay pakatitigan ng lalaki. Ayaw ko na kasi ng fling-fling lang. Gusto kong makita yung babaeng makakasundo ko ba? I mean, yung pwede kaming magsama na nag-uusap lang. Nagbibiruan para magkaibigan. Yung masasabi ko sa kanya mga pangarap ko sa buhay, mga problema ko, at hindi yung nape-pressure ako mag-perform ng mabuti sa kama. I mean, I want a woman I can be comfortable with. Kung pwede nga lang yung relasyong, hindi nakasama yung, alam mo na, hindi naman ibig sabihin ayoko sa kama. Kaya lang, kapag kagaya kong lahat ng mga relasyon, tapos base sa mga ganun, magsasawa ka rin. You look for something deeper and more meaningful. Mahaba nitong paliwanag. Natigil siya sa pagbabalat ng hipon and she was now staring at him intently. Ang narinig niya mula rito ay yaong ding uri ng relasyong pinapangarap niya. Not that she despised something. Kaya lang sa mga naranasan niya sa mga dating karelasyon, although nakakausap naman niya ang boyfriend niya noon at kung ano-ano rin ang mga napagdidiskusyon nila, it still came down to be one thing. Sa kama. Kapag napag-uusapan na nila ang lahat, nararamdaman niya ang isa lang ang nais gawin ng boyfriend niya, ang madala siya sa kama. Ang masakit pa, na-realize niya sa bandang huli na kaya lang nagtsatsagang makipagkwentuhan ng matagal sa kanya ang boyfriend niya ay dahil naghahanap yun ng magandang pagkakataong madala siya sa kama. That all along, he was thinking of having that with her. It was frustrating. Hindi niya kayang makipagganon sa isang lalaki kung hindi naman siya emotional secure at komportable rito. After all, that was more than just the joining of bodies. It meant bearing her soul to a man. Kung gagawin niya yun, ang nais niya ay yung mapatunayan na muna niyang mahal siya ng lalaki, bilang siya, at hindi lang dahil sa katawan niya. I agree with you. Wika niya. Unfortunately, ikaw lang yata ang lalaking nangarap ng ganyang klaseng relasyon. Nagkibit balikat lang ito at dumampot ng hipon. Ang tagal naman ng lobster. Then he smiled at her habang titig na titig ito sa mukha niya. She had to look down dahil parang hindi niya kayang itago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Right there and then, she knew something happened between them. It almost felt like magic. If magic could be felt. Ashley, wika nito maya-maya. She raised her eyes to his face. I want to be your friend. Ngunitian niya ito at inilahad ang kanyang palad. Nagkamay sila sa ibabaw ng mga lasing na hipon. She had never felt this happy. She felt like jumping, kagaya ng salad na nasa katapat nilang mesa, naglulukso. Nang hiningin nitong maging magkaibigan sila, tiyak niyang higit pa sa pakikipagkaibigan ang nais nito. It wasn't the way he said the words. They were only words. Ngunit mas masidhi at mas nanunuot sa damdamin niya nang ipinahayag nito yun sa mga mata nito. Hindi mo na ako tatawaging Villanueva? Wika pa nito. Andrew, sabi niya. Hindi niya akalain ang pangalang yun na ipinangalan pa niya noong bata pa siya sa kanyang napulot na tuta ay magiging makahulugan sa buhay niya. Nang lisanin nila ang restaurant, nakaakbay na ito sa kanya and she was laughing at his joke. Maybe everybody thought they were lovers. They were lovers, alright. Ngunit hindi sila ang mga ordinaryong lovers. They were friends and they were not going to have something on bed. Not yet. They would just enjoy each other habang tinutuklas nila mga bagay-bagay sa bawat isa. Yun ang ibig nitong sabihin ng hilingin nitong maging magkaibigan sila. Nag-usap ang mga mata nila at nagkaunawaan. Kaya ngayon, ang isa niyang kamay ay nakakapit sa baywang nito. Pupuntahan natin bukas si Miss Angeles, yung sinabi mong business partner ni Mr. Alejo. Yaya niya. Hindi pwede bukas, may darating ako mga supplies. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala lang yun sa mga tao ko. Gusto ko ako mismo ang mangangasiwa nun. Wika nito at itinutok ang remote control. Di sa makalawa. Gusto na niyang makausap agad ang Mrs. Angeles na yun. Feel na feel niya ang pagiging detective. Luluwas uli ako. Kung gusto mo sumama ka, gigimik tayo. Yaya naman itong para bang magliligalig kapag hindi siya sumama.
it please her. Sure, pero kailan natin kakausapin si Mrs. Angeles? Next week na siguro, pero bukas punta ka sa bilyaran. Tuturuan kitang magbilyar. Okay. Sa mga sumunod na araw, parang wala nang makapaghihiwalay sa kanila. Lagi silang magkabuntot. Laging nagbibiruan at nagtatawanan. At kapag magkasama sila, parang sa kanila lang ang daigdig. Kinalapit niya si Andrew na nakatuwad sa billiard table. Sinisipat ang bolang balak pasyutin. Tama na yan, Andrew. Baka hindi natin maabutan si Mrs. Angeles. Ngayon sila pupunta sa gumaka upang kausapin ang business partner di umano roon ni Mr. Alejo. Nagpasundo na lang sa kanya si Andrew sa bilyaran dahil wala raw itong sasakyan. Hiniram ng kapatid at ang lumang kotse niya ang gagamitin nila. Isa na lang. Sabi nito matapos ma-shoot ang inasintang bola. Umikot ito sa billiard table upang maghanap ng magandang anggulo. Ako na lang, pasok yan. Sabi niya, tukoy ang ball number 8. Inagaw niya ang tako rito at pumwesto sa gilid ng mesa. Pinagmasdan naman ito ang forma niya. Pumwesto ito sa likuran niya. Ini-adjust ang kamay niyang nakahawak sa tako. Pati ang posisyon ng kamay niyang nakapatong sa billiard table ay inayos. Tirahin mo ng malakas kapag sinabi kong go. Sabi nito. Nakadikit ang mukha sa tainga niya. His broad frame against her back. His crotch brushing against her buttocks. Nais niyang habang buhay na sila sa ganoong posisyon. It felt good to be this near him. Ngunit may kahalo rin yung disappointment dahil alam niyang hanggang ganun lamang sila. Hindi siya nito pagnanasaan dahil paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya kung gaano ito nag-e-enjoy sa uri ng relasyon nila. Hindi raw nito akalaing magagawa nito maging masaya sa piling ng isang babae without undressing her. He had no plan of undressing her. Go! Wika nito sa kanya. Tinira niya ng malakas ang bolang puti. Tumama sa bolang pula at yun naman ay tumama sa itim na bola. Ang number 8. Na parang nanunukso pang huminto ng bahagya sa edge ng butas bago tuluyang nahulog doon. Yes! Ang galing ng babe ko! He embraced her. Pumihit siya paharap dito. Let's get to work. May kukunin lang ako sa kabila. Sabi nito at tinakbayan siya. Tumuloy sila sa pintong nasa gilid ng glass partition ng bilyaran at snack bar. May kinuha ito sa drawer sa ilalim ng kaha. Sa pinto ng snack bar sila lumabas. Ikaw na muna mag-drive, sabi nito. Sumakay na siya sa unahan at itinaas ang lock ng pinto. Sumakay rin ito at may ibinigay sa kaniyang laminated ID. Saan mo nakuha to? Bakit? Tanong niya, may pangalan at logo ng isang insurance corporation ng ID. Nakalagay rin doon ang pangalan niya at picture. Kumpleto sa mga pirma at petsa. Mukhang luma na rin. The ID look authentic. Ayan, pinagawa ko yan kay Toby. Mahirap kasi magtanong kung hindi tayo magpapanggap na mga investigador. Magtatakang kakausapin natin, pero hindi naman tayo pwedeng magpanggap na mga pulis. Dahil mabubuking agad tayo. Baka maligurong kakausapin natin na tumawag sa presinto. Pero kung insurance investigator tayo, hindi agad tayo pagdududahan dahil totoo namang nag-iimbestiga mga insurance companies bago maglabas ng pera. Lalo na at may doubt na nature of death. Paliwanag nito. Tumango siya at binuhay ang makina ng sasakyan. Bright ka talaga, Andrew. Palalabasin nating hindi tayo kumbinsidong murder ang ikinamatay ni Mrs. Alejo. Dahil hanggat maaari, ayaw magbayad ng mga insurance companies sa mga kliyente. Alam yun ang lahat. Wika niya. Right. Sigurado ka bang nasa kondisyon tong Batmobile mo? Baka itirik tayo nito. Hindi, maaasahan to. Huwag lang peperasahin. Baka abutin tayo ng Pasko ng pagkabuhay sa daan. Ayaw mo nun, slowly but surely. Ano bang gagawin ng ate mo sa Baguio? Tanong niya. Madalas na nitong maikwento sa kanya ang tungkol sa tatlo nitong ate. He seemed very fond of them at may idea na siya kung saan ang galing ang irresistible charm nito sa mga kababaihan. It was the result of living with girls all his life. Alam nito kung ano ang gusto at ayaw ng mga babae. Alam rin nito kung paano i-handle ang mga mood swings at kung paano kikilos kapag pangit ang mood ng isang babae. He also knew very well how to please women.
May team building seminar sila. Hahabol na lang siya dahil may inaasikaso pa siya. Pagbalik ng ate, isasama kita sa bahay. Marami yung pasalubong. Sabi nito. Gusto ko nga nilang makilala. Tumaas ang mga kilay niya. Kinekwento mo ako sa kanila? Oo. Kasi hindi sila makapaniwalang mayroong babaeng hindi ko mumulustyahin. Siguro daw mukha kang teacher o madre, kaya hindi kita minamanyak. He chuckled. She eyed him. Mukha ba akong teacher o madre? Hindi naman niya maintindihan ang sarili. Masaya siya? Oo. Dahil nararanasan niya ang isang ideal relationship na akala niya ay sa ilusyon lang niya mangyayari. She could get close to a man and not worry if he was thinking of getting her into his bed. She was being held and touched without a trace of malice. Ngunit dahil din doon, nanunumbalik ang mga insecurities niya. Hindi ba siya kaakit-akit? Hindi ba maganda ang katawan niya? Wasn't she desirable? Most of the time, she was thinking of kissing him. Hindi, you're very pretty in your own way. Wika ng lalaki. Para sa kanya, hindi compliment yun. Pretty in her own way. Ibig sabihin, hindi nga siya ganun ka-attractive. Alam niyang hindi naman siya magandang maganda, pero marunong naman siyang mag-ayos sa sarili. Kaya naman niyang dalhin ang mga damit na isinusuot niya. She trained herself to move with confidence. Dahil naniniwala siyang ang pangit na babae ay yung walang tiwala sa sarili. Ngayon, pakiramdam niya ay kamukha siya ni Bakekang. Dahil gumuho ang kumpiyansa niya. Malabo nga siyang pagnasaan ni Andrew dahil hindi ito nagagandahan sa kanya. He didn't find her desirable. He just happened to enjoy her company immensely. But she still managed to say thank you. Hindi nga naniniwala ang mga ate niyang mayroong babae sa mundong hindi niya momolestyahin, maliban sa mga ito at sa mama nila. Kaya determinado si Andrew na ipakilala si Ashley sa mga kapatid. Tiyak naman niyang makakasundo ng mga itong dalaga dahil mahusay naman itong makisama. Siya man ay hindi makapaniwala sa kinalabasan ng palabas niya. It was now a fact that he had become impotent. Ngunit importante pa rin maakit niya si Ashley para hindi na nito maisipang magsumbong sa mga pulis. So, he made up that crap about wanting a different kind of relationship. Something purer, divine. A relationship based on trust, respect, and good camaraderie. Nagtagumpay naman siya. Ashley bought it. Ang hindi niya inaasahan ay ang bagay na totoo siyang nag-e-enjoy sa kanilang relasyon. He had never been comfortable with a woman before. Dahil laging nakasuksok sa isipan niya, kapag may kasama siyang girlfriend, the woman would expect him to make advances. At kapag nasa kama na sila, he felt obligated to perform in the best of his ability. Not that he did not enjoy those experiences. Kaya lang with the kind of relationship he was experiencing right now, masasabi niyang mas kontento siya at mas masaya. He was just being himself, and he realized that he liked Ashley immensely. At ayaw na niyang gumawa ng mga bagay na ikaka-turn off nito. Not that he was still capable of those things. But if he was, iiwasan pa rin niya marahil na manyakin si Ashley, kahit mahihirapan siya. Maybe life was indeed an irony. Kung kailan pa siya naging impotent, na kanyang nararanasang maging maligaya sa piling ng isang babae. Ashley liked him because he was amusing and thoughtful and kind, not because of his dragon. But still, he wanted his virility back dahil hindi naman habang panahon. Ganun lang ang magiging relasyon nila. Naisip na niya kumonsulta sa doktor hinggil sa predicament. Ngunit nauunahan siya ng hiya. Ano ang sasabihin niya sa doktor? Doc, I can't have an... you know... Kaya ba niyang sabihin yun? Nai-imagine niya kung anong maiisip ng doktor kapag narinig nito yun, gaano pa man ito ka-professional. Dahil kung siya ang makakarinig dun sa kapwa niya lalaki, ay maiiling siya. Maaawa, matutuwa at hindi sa mga ito iyon nangyayari. He sighed. Ano ba ang mayroon si Mrs. Alejo at nagawa niyong paurungin ang kanyang dragon? Dahil siguro noon pa man ay takot siya sa mga cadaver. After seeing that beggar on the anatomy table,
nagkaroon na siya ng aversion sa mga walang buhay. Psychiatrist ang kailangan niya. Itinaboy muna niya yun sa isip. Nakausap mo ba yung hepe niyo kahapon? Tanong niya kay Ashley. Oo. Ano na raw ang development ng kaso? Umiling ito. Walang development. Isinira na nila yung kaso. Wala daw silang makitang katibayan. Wala raw naman silang makuhang katibayan na hindi pagpapakamatay ang nangyari. Pwede naman daw na magpakamatay na hindi nagiiwan ang note. Madalas din daw yung mangyari. Ano raw ang sabi ni Mr. Alejo? Tumingin ito sa kanya. Sa palagay ko, tama ang kutob mo. Palabas lang ni Mr. Alejo, nagalit siya. At hindi naniniwalang pagpapakamatay ang nangyari para hindi siya mapagdudahan. Nang sabihin daw ni Hepe na sarado na ang kaso due to lack of evidence suggesting foul play, tinanggap lang daw yun ni Mr. Alejo ng mahinahon. Humingi pa raw ito ng dispensa sa pagiging harsh nito sa mga pulis. Ang kutob ko may babae siya. Nahuli ng asawa. Pinas lang. Nabanggit din sa akin ni Janet kahapon na hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil biglang tumingin sa kanya si Ashley. Kunot ang noo. Nakausap mo kahapon si Janet? Tanong nito, he touched her chin. Huwag kang magselos. Hindi ako tumawag sa kanya at tinawagan niya ako. Nagkakwentuhan kami at nalaman ko si Mrs. Alejo pala talaga ang mayaman. Empleyado lang si Mr. Alejo sa kumpanya ng pamilya ng babae. At nang makasal sila, nag-resign at nagnegosyo na lang. Para hindi nga naman masabing hindi siya bagay sa asawa. Nais ding may mapatunayan. Umunlad naman ang negosyo kaya hindi na nakialam sa kanilang mag-asawa ang pamilya ni Mrs. Alejo. Tumango-tango ang dalaga and he could guess na ini-imagine nito kung ano-ano ang pinag-uusapan nila ni Janet. Sure, Janet was pretty. Pero magagawa pa ba niyang pagnasaan ng babae kung wala rin namang mangyayari kahit porsigihin niya? Mapapahiya lang siya. Besides, he felt that he really was past that stage. Kung magiging interesado uli siya sa kama, it would be with a woman he loved and liked, clothed or otherwise completely. Bakit ka raw niya tinatawagan? Tanong niya maya-maya. Nangungumusta lang daw, wala raw siyang magawa. Wika nito. I see. He liked her. Maybe he cared about her, but he did not desire her. Paano naman siya pagnanasaan ni Andrew? Eh ubod ganda ang karibal niya. Pero kung siya naman ang tatanungin, hindi naman talaga maganda ang katawan ni Janet. Panay cellulite ang legs nito. Flabby ang mga bisig. Mukha lang maganda ang katawan dahil matangkad at maputi. Kinabig niya ang manibelo ng kotse, nasa isang baryo na sila, at kailangan na lang hanapin ang property ng mga angeles. Sa tapat ng isang sari-sari store siya huminto, at inutusan si Andrew na magtanong sa tao roon. Bumaba ito at akala mo'y matagal na nitong kakilala ang pinagtatanungan. Tinapik pa nito ang balikat nun, bago bumalik sa sasakyan. Mga ilang metro na lang daw mula rito. May makikita tayong waiting shed sa katapat ng tayo liliko. Diretso na raw tayo kina Mrs. Angeles, sabi nito. Nang makita niya ang makitid na daan, isang sasakyan lang ang kasya. At dahil may kalaparan ang kanyang kotse, ay nabulabog ang lahat ng mga halaman sa tabi ng daan. Pagkatapos naman ng masukal na halaman sa magkabilang gilid, mga hanay naman ng mga punong nanliyog ang nakita nila. Nagminor siya upang magtanong sa mga taong naroroon. Pinuputol na mga ito ang mga puno ng niyog. Gagawin marahil na kakalumber. Kumaliwa raw sila at iwan na nila ang sasakyan sa isang clearing na siyang parking area ng lugar. Lakarin na lang daw nila ang papunta sa bahay ni Mrs. Angeles. Hindi nagtagal ay nasa labas na sila ng dalawang palapag na bahay. Parang beach house. Dahil kawayan at sawali ang materyales. Ngunit alam niyang sa ibabaw lang yun. Gawa pa rin sa simento ang bahay. Ang pinakabakod nun ay pantay-pantay na gumamela bashes. Wow! Sabi ni Andrew. Alam niyang hindi ang bahay ang pinagtutungkulan nito, kundi ang babaeng naka-shorts ng maiksi at polo na ipinuhol ang laylayan, kaya litaw ang pusod. Nakasombrero ito ng malapad ang rim at naka-gloves. May hawak na lata ng pintura.
Tiningnan lang niya ng matalim si Andrew at tinawag ang atensyon ng babae. Magandang tanghali po, mawalang galang na po. Wika niya. Tumingin naman sa kanila ang babae at ngumiti. Mestisa. Naninilaw ang buhok nito sa sikat ng araw. At light brown ang mga mata. Ibinaba nito ang hawak na lata at lumapit sa kanila. May kailangan kayo? Tanong nito. Hinahanap po namin si Mrs. Angeles. Noemi Angeles. Wika ni Andrew. Tingin niya ay parang ayaw nitong kumurap. Titig na titig ito sa mukha ng babae. Ngumiti ang babae. Ako si Noemi Angeles. Ano ang kailangan niyo sa akin? Kayo? Ang inaasahan niya ay matandang babae. Tipong matrona. Tumangoy ito. Si Andrew ang nagpaliwanag ng sadya nila. Hindi man lang ito nagbakel o kumurap nang sabihing mga insurance investigator sila at magtatanong lang sila ng ilang bagay hinggil kay Mr. Halejo at sa misis nitong yumao. Pinatuloy sila ng babae at sinilbihan ng merienda. Kahit siya ang nagtatanong, kapag sumasagot ito ay kay Andrew nakatingin. Pupusta siya. Si Mrs. Angeles ang kerida ni Mr. Alejo. Baka kasabwat pa ito sa pagpaslang sa kawawang biktima. Biruin mo yun? Wika ni Ashley kay Andrew. Pabalik na sila sa pinagparadahan niya ng kotse. Ako na magmamaneho. Presinta nito. Ibinigay niya rito ang susi. Ampun lang pala ng mag-asawa si Henry. Bakit kaya hindi nabanggit ni Mr. Alejo? Hindi nila sinasadyang malaman ang bagay na yon. Nabanggit lang ni Mrs. Angeles na maligaya naman daw ang pagsasama ng mag-asawa kahit hindi biniyayaan ng anak. Nagkatinginan sila ni Andrew nang banggitin niyo ng babae. Napamata naman ito. Naitanong kung bakit hindi nila alam na ampon si Henry. Magkasabay sila ni Andrew na umiling. Binuksan ni Andrew ang kotse. Bakit naman babanggitin pa niya? Hindi naman importante yun sa kaso. Isa pa, personal na yun. Binuksan nito ang kabilang pinto buhat sa loob. Sumakay siya. Sa bagay, hinila niya ang pinto. Inistart nito ang makina. Hindi kaya nag-aksaya lang tayo ng gasolina at pagod? Para namang walang nangyayari sa ginagawa natin eh. Baka naman totoong nagpatiwakal si Mrs. Alejo. Wrong, wika niya, puno ng conviction. We're into something, nararamdaman ko. Wala man tayong nakuhang impormasyon kay Mrs. Angeles, maliban sa pagiging ampo ni Henry. Still, it's sure as something. Tumingin ito sa kanya. Like what? Like there is really no reason for Mrs. Alejo to kill herself. Lahat ng taong nakausap natin, nagsasabing maligaya ang pagsasama ng dalawa. Another thing, sa palagay ko, hindi lang pagnenegosyo ang ugnayan ni na Mrs. Angeles at Mr. Alejo. Sa palagay ko, may relasyon sila. Teka muna, sabi ni Andrew. Sabi mo, maligaya ang pagsasama nila. Eh bakit pa mambababae si Mr. Alejo? Malay mo, pakitang tao lang ang pagiging happily married nila. Pero ang totoo, miserable na ang kalagayan ni Mrs. Alejo. Dahil alam niyang may kaagaw siya sa asawa. Sa tingin ko naman, hindi ang tipo ni Mrs. Alejo ang uupo na lang sa isang sulok at magpapakamartir. Lumabas siguro siya. Tinawanan lang siya nito. Ano ka ba, investigador o chismosa? Chismis na yan eh, walang basihan. She said matter of factly. Sometimes the two are one and the same. Hindi eh, sabi nito. Kung kerida si Mrs. Angeles, mahalata natin yun. Kung ako ang tatanungin mo, happily married si Mrs. Alejo. Hindi mo ba nakita yung mga litrato sa bahay niya? Napansin naman niya yun. Sa loob ng bahay, saan man siya luminga ay may framed photos ng pamilya Angeles. Kung hindi nakasabit ay nakapatong sa mga surfaces, mas may edad ang asawa ng babae. Maliliit pa ang mga anak ng mga yun. At sa mga larawan, ay laging magkakayakap ang buong pamilya. Maluluwang ang mga ngiti. They all sure look happy. At aminado siya. Ang mas malaking dahilan kaya gusto niyang paniwala ang kerida si Mrs. Angeles ay dahil naiinggit siya sa obvious admiration na nasa mga mata ni Andrew para sa ginang. Para ring ang gaan-gaan ng loob ni Andrew rito. Alam mo kung ano magandang gawin natin? Wika nito. Nakalabas na sila sa makitid na kalsada at ngayon ay palabas na ng baryong yun.
Ano? Tigilan na natin to. Nagpatiwala ka lang biktima at wala na tayong magagawa dun. No, it wasn't. Alam ko. Hindi mo naman kayang patunayan, sabi nito. Magkakampi tayo, diba? Dapat tulungan mo akong mag-isip ng paraan para mapatunayan natin si Mr. Alejo ang gumawa ng masama sa asawa niya. Oo na. Ano ba yung kumakalampag dito? Malubak kasi, baka sa compartment lang yun, may mga gamit ako doon, sabi niya. Sigurado ka? Oo, 19 kopong-kopong patong sasakyan ko. Natural lang na may kumakalampag. Huwag mong intindihin yun, hindi tayo ititirik nito. Tinapit niya ang dashboard. Nasa highway na sila nang tumirik ang kotse. Nakakaloko ang tingin sa kanya ni Andrew. Hindi pala titirik ha? Hindi ka kasi kilala, sabi niya at bumaba. Bumaba rin ito. May gamit ka ba sa likod? Oo. Maya-maya pa, ay hinubad na nito ang pangitaas at nakayuko sa makina ng sasakyan. Basang-basa ng pawis ang katawan nito, pati ang muka dahil sa tinirikan ng sasakyang nakatutok ang araw. Tumuwid ito. Start mo nga, utos nito sa kanya at pinahid ang pawis sa noo. Ayaw pa rin mag-start ng sasakyan. Bumaba siya, bit-bit ang bag. Bibili muna ako ng tubig, kawawa ka naman. Yung malamig ha. His skin was glistening with sweat as he stretched himself. Titig na titig siya sa dibdib nito at siya naman ang pinagpapawisan. Hindi dahil sa sikat ng araw. She wanted to touch his broad form, to know the feel of his skin against her hands. Nagpasya na lang siyang tumuwid. Naglakad pa siya ng ilang metro bago nakakita ng tindahan. Bumili siya ng 2 boteng distilled water. Nang ibigay niya ang isa kay Andrew, napangalahati kaagad nito ang 1 Wilkins. Ang nalalabing tubig ay ibinuhos nito sa sarili. Sisipunin ka niyan, komento niya. Ang init eh, wala na yatang pag-asa tong kotse mo. Iwan na lang kaya natin, magbiyahe na lang tayo. Baka naman nakawin. Sino naman nanakaw nito? Hoy, may value pa yan ha? Sentimental, oo. Hindi pagkakaperahan yun. Sumakay na lang tayo ng bus. Tapos tumawag na lang tayo ng service. Ngumisi siya. Aminin mo na kasi hindi ka marunong magmekaniko. Eh, hindi ko kabisado tong makina nito. Palusot nito. Siya nga? Look, may heat stroke na ako rito. Maawa ka naman. Binuksan nito ang pinto matapos ibaba ang hood. Kinuha sa loob ang cellphone at may tinawagan. Sigurado ka, hihilahin agad nila to? Tanong niya matapos nitong kausapin ng taga-towing service. Oo, t-shirt ko. Saan mo nilagay? Kinuha niya sa backseat ang t-shirt nito. Ipinunas nito yon sa katawan bago isinuot. Saka nito pinara ang parating na bus. Isa na lang ang bakanteng upuan sa bus. Siya ang pinaupo nito kahit talata niyang masama ang loob nito. Hindi nga nagtagal ay kinalabit siya nito. Nakandungin na lang kita, nangangawit na ako eh. Natawa na lang siya at pinaupo ito. Saka siya kumandong. Pabor naman sa kanya yon at dalangin niya ay wala sanang makaisip bumaba. Para hanggang kanila ay magkakandong sila. Bigat mo pala, komento pa nito. Magtiis ka, ano nga naman ikaw ang kandungin ko? Sabi niya at sumandal sa malapad nitong dibdib. Alam naman niya ang nangyayari kapag nakakandong ang babae sa lalaki. Dahil minsan niya nang nararanasang kumandong sa kanyang boyfriend. And soon enough, she felt something hard poking at the small of her back. Yun ang hinintay niyang mangyari kay Andrew. And maybe after that, he would start thinking of her as a woman, not just a very nice person. Lalo pa siyang kinilig nang ilagay nito ang mga bisig nito sa baywang niya. Ako na lang ang magbabayad, wika niya nang makitang palapit sa kanilang konduktor. Nang makapagbayad ay pinag-igi ulit niya ang pagkasandal sa binata. Hinintay na mabuhay ang pagnanasa nito sa kanya at nang makarating na sa kasunod na level ang relasyon nila. Ngunit sa pagkadismaya niya, lumagpas na ang bus sa arkong entrada ng kanilang bayan ay hindi pa rin nangyayari ang hinihintay niya. Nag-umpisa na rin magsibaba ang ibang pasahero at magmumukha naman silang katawa-tawa kung magkakandungan pa rin sila. Masama ang loob na lumipat siya sa ibang upuan. Bakit? Bakit? Bakit?
Hindi man lang nag-react ang katawan ng lalaki sa kanya. Ganun na ba siya kapangit? Baka naman mabaho na siya dahil pinagpawisan na rin siya ng gusto. Baka naamoy nito ang buhok niya. Siya pa naman ang tipo ng taong pawisin ang ulo. Kahit nag-shampoo siya sa umaga, pagdating ng tanghali, maasim na ang ulo niya. Baka turned off si Andrew. Kaya hindi naman lang siya nito pinagnanasaan. May lalaki bang hindi magnanasa pag may nakakandong na babae? Ibig sabihin, walang balak si Andrew na itaas ang level ng relasyon nila. Maybe he really meant it when he said he wanted them to be friends. Siya lang siguro ang nagbigay ng ibang kahulugan dahil attracted siya rito masyado. Baka nakahanap lang ito ng little sister sa kanya. Ang problema, kumbaga sa user ng bawal na gamot, addict na siya. Lulung na siya masyado sa lalaki. Sometimes, she would just stare at nothing and wonder if she was already in love with him. She'd like to think so dahil dito lang niya naramdaman ng ganitong klaseng pakiramdam. He could be impossible at times, ngunit hindi siya naiirita. He could whine and throw tantrums like a little boy. Imbes na ma-turn off, naaaliw pa siya. Tatawanan lang niya ang kinakainis nito. Then he would laugh with her. Minsan naman eksaherado at wala sa lugar ito sa pagpapakita ng otoridad. At imbes na mapikon, ay nauunawaan niya ito. Bunso kasi, utusan ng mga kapatid mula pa noong bata. Kahit lalaki ay hindi ito nagdedesisyon sa pamilya. Dahil buhay pa ang ama nitong dating militar, masyado ring overbearing ang mga ate nito. Ayon dito, kaya kung minsan nais naman siguro nitong patunayan sa iba, lalo na sa kanya, na may taglay rin itong otoridad. She understood that. Lalo na at nagpapakita lamang ito ng ganong asal kapag napagsasabihan ng isa sa mga ate nito, magsusumbong ito sa kanya. Kapag may nasabi naman siyang hindi nito nagustuhan, siya itong makikipagtalo. Para bang sa kanya nito ibinubuhos ang frustration sa mga kapatid. Dahil hindi nito malabanan ang mga yon sa katwiran. Dapat siyang ma-turn off. Pero paano niya mararamdaman yun kayo kapag pinagtataasan naman niya ito ng boses, ay tumitiklop ito. Biglang nagsasorry. Not exactly the man of her wildest dreams. Pero aanhin niya ang pangarap kung maligaya siya sa realidad. She had her own eccentricities. At imbis na iwasan siya ni Andrew, pinagtatawanan lang siya nito kapag nagtatantrum siya. Lalo nang nagsabihin niya ritong retardate siya dahil 6 months pa lang siya sa tiyan ng nanay niya, ay lumabas na siya. Kaya kapag inaaway niya ito, sinasabihan lang siya nitong special child at dapat unawain. Ang resulta, hindi nagiging major argument ang mga pagtatalo nila. Wala talagang problema sa relasyon nila. It was perfect. Pero wala siguro talagang perpektong bagay sa mundo. They were very intimate emotionally and mentally, but not physically. Best of friends nga lang siguro sila. As she asked herself one question, papayag ba siya na hanggang doon na lang yun? Ngayong napatunayan na nilang pwede silang magsama at magkasundo. Now that she felt ready to give up her precious one, for she had found the right man. The answer was no. She had to do something about it. Bilyar muna tayo, yaya ni Andrew pagkababa nila sa tapat mismo ng Rose Hotel. Magsha-shower muna ako, ang nagkitang pakiramdam ko eh. Kung gusto mo, mauna ka na doon, susunod ako. Kikilos din lang siya, uumpisahan na niya kaagad. Sige, dadaan na rin ako sa bahay, magsha-shower din ako. Magkita tayo sa bilyara ng mga 4 o'clock. Pagpasok niya sa hotel ay tumakbo siya paakyat. Diretso sa kanyang opisina. Kadalasan naman ay doon siya natutulog kapag may mga gamit na siya roon. Kahit hinihingal ay hindi siya nagpahinga pagdating sa 6th floor. Agad niyang inipon ang mga gagamitin sa pagpaligo at pumasok sa banyo. Hotel room din naman ang ginawa niyang opisina, kaya may banyo rin sa loob. May kama rin na tutulugan niya. She undressed. She still refused to believe that she was that ugly and undesirable. Kulang lang siguro siya sa pagpapakita ng motibo. Kapag nakita siya mamaya ni Andrew, magugulat ito.
Puting tank top na walang manggas ngunit mataas ang neckline ang isinuot ni Ashley. Tinernohan ng maiksing palda shorts na khaki. Ikinapos niya sa ponytail ang buhok. Tiniyak na walang maliligaw na strands sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nag-apply siya ng natural red shade na lipstick. Yun din ang ginamit niyang blush on. Blended it using her finger para magmukhang natural. Isinuot niya ang puting sneakers at muling humarap sa salamin. Her get-up was so cute. Ngunit hindi naman halatang nagpapaganda siya because it was also sporty. Isinukbit niya sa balikat ang canvas tote at lumabas ng opisina. Napangiti siya nang mapatitig sa kanya ang isang lalaking nakasabay niya sa hagdanan. At nang lampasan niya ay lumingon pa ito. Mukhang interesado at bumaba pa ang tingin nito sa mga hita niya. Hindi man siya long leg, alam naman niyang maganda rin ang hugis ng legs niya. Imposibleng hindi yung mapansin ni Andrew. To, punta lang ako kina Andrew. Mga lang siguro ako babalik. Paalam niya sa tiyuhin na kasalubong niya sa labi. Agahan niyo dahil magpapaluto ako ng masarap na hapunan. Iyain mo si Andrew na dito na kumain. Mukhang nasisigahan ito sa nakitang ayos niya. Pabor naman sa kanya ang panukala nito. Sasabihin ko sa kanya dito, see you tonight. Ingat ka sa daan, bilin nito. Dito, wala ho akong sasakyan, tumiri kami sa highway kanina. Nagbiyahe lang kami. Nasa talyer na siguro yun ngayon. Palitan nyo na kasi. Ala, ay ganun ba? Ikaw, ano bang sasakyan ang gusto mo? Napamata siya. Dito? Di yata't gumaling na ito sa pagkamakunat. Ihanap mo ng buyer yung kotse. Kapag nabenta, dadagdagan ko para makabili ka ng bagong sasakyan. Maluwang ang ngiti niya at hindi nakapagpigil. Nalundagin at yakapin ito. Thanks, Tito. Thank you. Naisip ko rin sigurong tama ka. Dapat nating ayusin ang operasyon nitong hotel. Nagdesisyon na rin akong iparenovate ito. May kausap na akong architect. Lalo niyang nayakap ito ng mahigpit. That's the best news I've heard, Tito. Thank you. Don't worry, kung magkano man ang magagastos mo, titiyakin ko mababawi mo. May tubo pa. Dahil gagawin ko ang lahat para makilala tong hotel natin. Magtatayo tayo ng maraming hotel sa buong Pilipinas. Tinapik nito ang balikat niya. Sige na, baka naghihintay na si Andrew. Sasamahan na kitang mag-abang ng jeep. Kumaway pa siya rito pagkasakay niya sa jeep. Dahil sa sinabi nito, nadagdagan ang kumpiyansa niya. She felt happy and excited. Ang mga bagay na imposible noon, dahil numero uno itong kuripot, ngayon ay nangyari. Kaya malaki rin ang posibilidad na maging totoong mag-boyfriend sila ni Andrew. He would desire her too. And maybe, they would end up husband and wife. Sa palengke siya bumaba at nag-tricycle patungo sa Dragon Balls. Kilala ng mga tricycle drivers ang lugar. Dahil mga customer din ni Andrew ang mga ito. Naisip niyang pwedeng tumakbo sa kahit anong government position ang binata. Dahil sa kachokaran yata ito ng lahat ng kababayan. Kilala na rin siya ng security guard doon. Nasa dulo si Bossing, pumasok ka na. Wika nito pagkakita sa kanya. Tanaw agad niya ang likod ni Andrew. Naka-t-shirt ito na puti at nahuhulaan na niya kung ano ang design noon sa harapan. Dragon na naka-embose. Yun ang paborito nitong t-shirt. At inamin ito sa kanya na sa sandaling matuyo yun sa sampayan, ay agad nito yung isinusuot. It was his uniform. Ngunit hindi siya natuwa sa nakitang tagpo. May kausap itong babae. Maputi at mabilog ang balakang. Parang pumuputok ang jeans na suot. But she did not come here to be intimidated. Kung ano man nito ang babae na titiyak niya, he did not share with the woman what he shared with her. Andrew! Tawag niya. Lumingon ito. Hi babe! Kala ko hindi ka na darating. Paglapit niya ay agad siya nitong inakbayan. Carla! This is Ashley, girlfriend ko. Pakilala nito. Hello Carla! Bati niya sa babae at tumawa siya. Nang ma-realize niya kung bakit ito natawa. Nakitawa na rin siya. Sorry, I didn't mean it to be a joke. Sabi niya sa babaeng alam niyang ex-girlfriend ng binata. He had also told her about Carla. Ngunit hindi na siya naalarma
dahil tahas ang ipinakilala siya nito bilang girlfriend. Halata niyang hindi nagustuhan yun ng babae. Nice to meet you, Ashley. Ingat ka dyan. Tukoy nito kay Andrew. Tinapik niya ang dibdib ng binata. Good boy to, sabi niya. Don't be so sure, sabi ni Carla at nagpaalam na sa kanila. She looked up at Andrew. He was grinning from ear to ear. Nang makalayo na si Carla ay bumulong ito sa kanya. Parang sira yun. Bakit naman? Nabalitaan sigurong may girlfriend na akong bago. Biglang naging miscongeniality sa akin. Sorry na lang siya. Cute mo ngayon ah. Hinagod siya nito ng tingin. Thank you, sabi niya. So far, so good. Eight balls? Sure. Kinawayan nito ang isang tauhan doon. Ipinaset ang mga bola sa billiard table. Lumapit naman siya sa kinaroroonan ng mga tako. Pinili yung paborito niya. Kumuha rin siya ng tisa at ikinuskos sa dulo nito. Ako ang babasag, presinta niya at pumwesto sa dulo ng mesa. Ipinosisyong mabuti ang bato. Tinanggal ng tauhan ang triangle shape na kahoy. Tumira siya. Wala siyang napashoot. Paano yan? Talo ka na iha. Wika ng binata at inusinta ang ball number 8. Huwag kang magsasalita ng tapos, sabi niya. Ipaparenovate na ni Tito ang hotel. Ibibili na rin niya ako ng bagong kotse. Ihanap ko na lang ako ng bayo ng crown. Tumira ito. Naglaro lang sa edge ng buslo ang bola, ngunit hindi nahulog. Yes! Sigaw niya at naghanap ng magandang posisyon para tirahin ang bola. Wala namang bibili ng kotse mo. Nasa talir na daw, by the way. Kailangan ng overhaul. Baka lang may alam silang gustong bumili. Ialoka mo. Tinira niya ang bato and sure enough, pasok sa buslo ang number 8. Para sa kanya ay magandang sign yun. Tila lahat ng naisin niya ng araw na yon ay natutupad. Ang daya mo, sabi ni Andrew at ito naman ang nagset ng mga bola. Ako naman ang babasag. Ani mo isa itong paslit na hindi makapaghintay na mapatunayan ang galing sa kalaro. Sa hotel ka na raw mag-dinner, sabi ng tito. Magpapaluto raw siya ng masarap na sisig. Alam naman niyang kapag sinabi ng tito niyang masarap, sisig ang ibig sabihin nun. He grinned at her. Tama ako ng sampu dyan. Matakaw rin ito sa sisig. Binasag nito ang mga nakaset up na bola. Isang stripe ball ang pumasok. Umikot yon sa billiard table hanggang makahanap ito ng magandang anggulo. But he missed. Siya naman kinuskusuli ang tisa, ang kanyang tackle. At pagkatapos ay nilagyan ng pulbos ang mga kamay. Pasok ang 4, 100? Hamon niya. Shoot? Sang-ayo naman ang binata. Hindi niya napashoot ang bola. Bayad ka, iha. Nakasunod ang kamay nito. Daya? Maktol niya. Ako pa rin ang madaya, pasok ang 7. 200? Hamon ito sa kanya. 50 lang. Ang kuripot mo naman. Paano ka mananalo ng malaki kung hindi ka pupusta ng malaki? Sabi nito. Hindi naman ako sugarol. Sigurista ako. Inakbayan siya nito. Life is a gamble, my dear. You have to take a risk to win. Depende sa risk. Sabi niya. Sige na, tirahin mo na at nang makatira na ako. Ang gusto niya sa larong bilyar ay yung pagtira. Wala siyang pakialam kung ma-shoot man o hindi ang bola. She just liked it. When she hit those balls, she kind of liked the sound they made. Naishoot naman ng binata ang bolang inasinta, gayon din ang dalawang kasunod, at ngayon ay yung number 8 na huli ang inaasinta. Wala yan, wala! Wala! She chanted. Effective naman yun, marahil, dahil ni hindi nito tinamaan ng bato ang number 8. I told you so, kantsaw niya at humandang tumira. Ito naman ang nag-chant. Wala, wala, wala! Pasok sa buslo ang number 8. Yes! 2 hits! Sigaw niya may kasamang lundag. 2 hits ka dyan, hindi naman tutong hits ah! Maktol nito. 9 balls naman yan. Hirit nito. Ayoko, mas gusto ko ang 8 balls. Iset mo na, talo ka na. Kantsaw pa niya rito. Nakatatlong laro pa sila at isa lang ang panalo nito. Swerte ka lang ngayon. Wika nito. Darts na lang tayo. Lalo ka lang mangangamote. Matang-agila yata ako. Wika niya. Subukan natin kung hanggang saan ang galing mo, special child.
he said mockingly. Excuse me, gifted is the right term. I'm a gifted child. Itinuon niya ang dalawang kamay sa likod nito at patulak na iginaya niya ito paakyat sa hanggan. Dahil matang-agi lang nga siya, bull's eyes lahat ng tira niya. Talon na naman ito. Edi, bilib ka na sa akin. Wika niya. Nakapamayuwang at nakataas ang baba sa pagmamalaki. Oo na, isasali kita sa tournament. Humagikik siya. I'm serious, may pa-tournament ako rito next month. Isasali kita sa team ko, malaki ang premyo. Napamata siya. I'll be damned. Ayaw mo nun, baka madiscover ka at ilaban ka abroad. Mahusay ka rin magbilyar. Baka ikaw pang pumalit sa trono ni Bata Reyes, Ashley. Bata ni Bata. He formed a rectangle in the air para ipakitang may bago na siyang titulo. Let's drink to that. Itinaas niya ang bote ng distilled water. Tumingin ito sa wall clock. Nagugutom na ako. Kain tayo sa inyo. Yaya nito. Isa na lang. Hirit niya. Sure enough, she won the last game too. Gifted child ka talaga? Komento ng binata. Bago sila bumalik sa hotel ay nilamas muna nito ang laman ng mga kaha. Nag-iwan lang ng mga bariyang panukli. Wow, ang dami mong pera. Ilibre mo naman ako sa Boracay. Biro niya. Para ito sa future ko, excuse me. At ibinulsan nito ang mga pera. Parang aagawan. Kuripot. Idol ko ang uncle mo eh. Inakbayan siya nito. But seriously, pambayad ko to sa mga suppliers. Pero one of these days, gigimik tayo sa malayo. Sagot ko ang kaligayahan. Visit ka. Aba, saan ka makakabili ng kaligayahan? Dahil wala pa rin itong sasakyan, nagbiyahe uli sila pabalik sa Rose Hotel. Ani mo naman diplomat ito kung tratuhin ang tito niya. Kulang na lang ay sabitan ito ng everlasting lace sa leeg. Hindi maganda o gaga kung paano pasasayahin ang binata. Sa maliit na restaurant sa ibaba ng hotel sila kumain. Kari-kari at sisig ang ipinahanda ni Tito Ben. At nang magsimula silang kumain, hindi na makausap si Andrew. Pinanonood lang niya itong kumain. He ate with much gusto and she could only describe it as passionate. Hindi magtatampo ang pagkain dito. He loved them. Nang matapos kumain, nagpalabas naman ng alak ang tsuhin niya at nakiinom na rin siya dahil nag-uumpisa na siyang kabahan. Ilang sandali na lang kailangang maisagawa na niya ang plano at tila nagkakabuhol-buhol na ang mga bituka niya sa sobrang nerbiyos. Makakaya ba niya? But they were friends. Wala silang itinatago sa isa't isa. She could fart loudly right now and Andrew would just laugh. Ganun na siya kakomportable rito, kaya hindi rin siya dapat mangamba. I-suggest dito na pwede na sigurong i-advance ang estado ng kanilang relasyon. Pero mas madali pa rin isipin kaysa gawin. Kung gusto niya ng relasyon kagaya ng sa kanila ngayon, gusto rin naman niyang maranasan yung thrill at excitement na dulot ng physical intimacy. Yung mga bagay na nababasa lang niya at napapanood sa mga pelikula ng pag-ibig. Besides, she had never felt this drawn to a man. Kahit pa sa naging boyfriend niya noon, hindi naman niya masasabing hindi niya minahal yun. Ngunit kung ikukumpara niya ang nararamdaman noon sa nararamdaman niya ngayon kay Andrew, the latter was more intense. Napangalahati na nila ang laman ng JNB. Nakakadalawang shots pa lang siya at ang tito naman niya ay pulos dada. Pero panay ang sali ng alak sa baso ni Andrew. Tito, tama na siguro. Lasing na si Andrew. Uuwi pa siya. Wika niya. Hindi pa naman ako lasing. Tipsy lang. Wika ng binata. Kaya nga tama na. Ipalikpit niyo na tong mesa, tito. Setas muna tayo, Andrew. Doon ka na magpahulas. Baka mamaya may makakursunada pa sa daan. Wala kang sasakyan. He shrugged. Akyat na kami, tito. Sabi niya sa tsuhin. Bago tumayo si Andrew ay sumubo muna ito ng sisig. Pagkatapos ay uminom ng tubig. Nakaakbay ito sa kanya nang umakyat sila sa hagdan. Kawawa naman ang guest niyo. Laging pagod. Komento nito. Malapit ang maayos ang elevator. Papalitan na namin at special guest ka sa inauguration nitong hotel. Libre ang stay mo at pagkain. Kahit ba may kasamang babae? Magbabayad siya, doble.
sabi niya. Tumawa ito. Hindi naman kita ipagpapalit sa iba. Let's get it. He buried his face on the curve of her neck. His warm breath sent shivers down her spine. Maybe she did not have to ask for it. Maybe it would just happen. Sumandal ito sa dingding, tutop ang ulo habang binubuksan niya ang pinto sa kanyang opisina. Pagkabukas, iginiya niya ito papasok. Mahiga ka muna dyan sa kama, magtitimpla ako ng kape para bumaba yung tama mo. Wika niya. Ayoko ng kape. Wika nito. Eh anong gusto mo? Wala, magpapahinga na lang ako, ang init. Hinila nito ang t-shirt at hinubad. Maybe it was his way of telling me he wants me. Sa loob-loob niya, bumuntong hininga siya upang ihanda ang sarili. Gusto mo ba ng back rub? Tanong niya. Yes, please. Dumapa ito sa kama. Hinubad niya ang kanyang sneakers at sumampa sa kama. Diniina ng mga palad ang likod nito. He groaned. Bago ka rito, ne? Biro nito. Opo, anong gusto niyo? Powder o lotion? He chuckled. Nag-aaral ka pa? Huminto na po ako dahil nagkasakit ang inay ko. Kailangan ko ng perang pambili ng gamot. Kawawa ka naman pala. Kung gusto mo, ibabahin na lang kita. Hindi ho ako pumapatol sa DOM. Kahit gwapo? Kahit gwapo. Too bad. Pero pag nagbago ang isip mo, tawagan mo lang ako sa number ko. Iiwan ko sa iyong business card ko. Lakas loob na sumakay siya sa likod nito. Sat on his buttocks at pinag-igi ang pagmamasahe. Kapag hindi pa ito nakaramdam ng kakaiba, ay one na lang niya. She moved her hips slightly. Okay lang na pagbintangan siyang malandi. Kapag nalaman naman itong wala pa siyang karanasan, igagalang pa rin siya nito. And he would marry her. Yes, that was what she wanted. Dalangin niya ay ganun nga ang mangyari dahil kung hindi, lagot siya kay Tito Ben. Naalarma na si Andrew. Nararamdaman niya at naiintindihan ang nais mangyari ni Ashley. He could feel her hips moving. At hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Nawala na ang tama niya. If he was his old self, they would already be making love now. Naiisip na rin niya yun. He would find himself staring at her and wondering how it would feel to take her in his arms. At kapag nagsasalita ito, napapatunga nga siya sa bibig nito. Pinipigilan niya ang halika nito. He would gladly make love to her, if he could. Ashley. Pumihit siya para bumangon. Imbes na kumalas ito sa kanya, yumaka pa ito sa likod niya. Hinalikan siya sa bato. Ashley. He felt like an idiot trying to break free from a very attractive woman. Ngunit kailangan niyang umiwas na kaysa madisappoint lang ito. Umupo siya. I think I have to go. Nakasabit pa rin ito sa kanyang likod. Maaga pa naman. Hindi ka naman hahanapin sa inyo. Hindi ka naman chinelas. His laugh sounded shallow. Hinawakan niya ang braso nitong nakalawit sa may dibdib niya. Nakalimutan ko. Sinabihan nga pala ako ng mama na umuwi ng maaga. Inalis niya sa balikat ang braso nito tumindig. Mabilis din niyang kinuha ang t-shirt at sinimulang isuot yun. But Ashley seemed determined. I want you to stay here tonight. Nakatayo na ito sa harap niya at muling isinampay sa balikat niya ang mga kamay nito. Nakakahiya kay Tito Ben. Baka naman isipin niyang sinasamantala ko ang kabutihan niya. I really have to go. Tinapos na niya ang pagsusuot ng t-shirt. Mukhang masamang-masama ang loob ng dalaga habang ipinapasok niya sa pantalo ng t-shirt. He sighed and curls her hair. Bukas luluwas tayo, ititreat kita, sabi niya. Yun ang tanging naisip niyang bilang konsolasyon rito. Okay, sabi nito sa mahinang tinig. Nakatungo at kagat-kagat ang ibabang labi. He touched the tip of her nose. Good night, sleep tight. Kinagat nito ang hinlalaki. Ang isang kamay ay nakahawak sa buhok. I want to kiss you before you leave. Saad nitong ubod bilis. Para bang kapag hindi nito binilisan ang pagsasalita ay hindi nito masasabi yun. Pinitigan niya ito at alam niyang malaki ang magiging epekto nun dito kapag hindi niya ito pinagbigyan.
tipong pinag-ipunan pa nito ang lakas ng loob na ipinakita. Inilagay niya ang mga kamay sa balikat nito. Parang sinasamantala naman nito yun at agad itong yumakap sa kanya. Tumiyad at bago pa siya makabuelo, she was kissing him, rather awkwardly. Hindi nito alam kung paano humalik. His heart ached for her. Hinapit niya ito sa baywang and showed her how kissing was done. Nang naramdaman naman itong nagre-respond siya, lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Almost clinging to him. Madali rin itong natuto. She was now kissing him back. Expertly. He could hear her moan. Hindi lang yun, she was also pushing him down back to the bed. Kumalas siya rito. Ashley! Ashley! Why? She snapped. Hindi pa niya naranasan kung paano manampal ng tao. Ngunit ngayon, parang wala siyang gustong gawin kundi sampalin si Andrew. But she might hit herself as well. Siya ang may kasalanan kaya siya mukhang kawawa ngayon. Wanting a man who did not want her at all. I'm sorry. Uwi ka ng binata. Don't! Sigaw niya. Get out! Pero akala ko ba masaya ka na sa relasyon natin? Na hindi natin kailangan humantong sa ganito. I mean, sa kama. I have never been this happy with a woman before. At ayokong sirain yun. Uwi ka nito. Demon yung tingin niya rito at wala siyang balak paniwalaan ang sinabi nito. Hindi niya maramdamang totoo yun. Hindi yun ang totoong dahilan kung bakit tinanggihan nito ang advances niya. Sinasabi lang siguro nito ang ganoon para palubagin ang loob niya. Get out! Sigaw niya uli. Please, don't hate me. Hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko. Wala akong halaga sa'yo. Wala akong dapat asahan. Tinakpan niya ng dalawang kamay ang muka. I don't want to see you again. Ever. She sobbed. Naramdaman niyang niyakap siya nito. Meron lang akong problema. It doesn't mean na wala kang halaga sa'kin. Don't ever think that. Itinulak niya ito. Leave me alone. Tumalikod siya sa sulok ng silid, naupo roon, at isinubsob ang mukha sa tuhod. Kahit yata sa salamin, hindi na niya kayang humarap. Ngayon alam na niya kung bakit may nagpapatiwakal dahil sa kahihiyan. Narinig niyang bumukas ang pinto pagkatapos ay sumara. Umalis na ito. Saka siya umatungal ng malakas. She had made a mess out of a very beautiful and ideal relationship dahil naghangad pa siya ng higit paraon. Naghangad siya ng kagitna. Isang salop ang nawala. She had lost something precious. Pero kung hindi naman siya nagkalakas loob, malalaman ba niyang wala talagang patutunguhan ang relasyon nila ni Andrew? Patuloy lang siyang aasang bibigyan nito ng mas malalim at mas makulay na dahilan ang mga ipinapakita nito sa kanya sa mga kilos at salita nito. She was humiliated but she also felt betrayed. He gave her all the wrong impressions, misled her. At siya naman itong gaga. She screamed, shaking her head at the same time. I hate you, Villanueva. I hate you. Mabaw ka sana. Sinabunutan na niya ang sarili. Natigil lang siya sa paghihinagpis nang marinig niya ang boses ni Agnes sa radyo. Break, Charlie 2. Charlie 2? Nilapitan niya ang radyo at dinampot. Go! Tumawag yung anak ni Mrs. Alejo. Gusto ka raw makausap. Kung pwede raw mag-return call ka sa kanya, ibinigay niya yung cellphone number niya. Okay. Hinagilap niya ang lapis sa desk at binuklat ang paperback doon. Ano ang number? Nirecite naman yun ni Agnes. Inilista niya yon sa flyleaf ng libro. Pagkatapos ay isinalin niya yon sa kanyang cellphone at tinawagan. Sumagot naman agad si Henry. Miss Mendez, thanks for returning my call. May importante kasi akong sasabihin sa'yo. Nakalimutan niya na ang sama ng loob kay Andrew. Kakaiba ang kaba niya ngayon. Tila may kahalong takot ang boses ni Henry. Something had come. May problema ba? Tanong niya. Hindi ko na kasi alam kung kanino ko lalapit. Walang maniniwala sa akin. Pero... Kumunot ang noon niya. Tama ba ang narinig niya? Henry was sobbing at the other end of the line. Henry? Sabi niya. Calm down. Ano ba ang nangyari? You can tell me. Miss Mendez.
I have every reason to believe. Si Dad yata ang may kagagawan sa pagkawala ni Mama. Saad ng lalaki. Napanganga siya. Nanlaki ang mga mata. Hindi makapagsalita. Miss Mendez? Miss Mendez, are you still there? Ha? Tuliro pa rin siya. Sigurado ka ba? Ano ba ang nangyayari sa kanya? Si Mr. Alejo naman talaga ang pinagdududahan niyang salarin. Ngayong may kakampi na siya, parang hindi naman siya makapaniwala. Meron akong katibayan. Narinig kong nagtatalo sila ni Janet. Sabi ni Janet nung pumunta raw si Papa sa pharmacy niya, nabawasan yung mga gamot. Yung gamot na ininom ng Mama. What? Teka muna, may pharmacy si Janet? Sabi niya. Tila nabigla rin ito, hindi agad nakaimik. Pharmacist ang pinsan mo? Ulit niya. Oo. Akala ko alam mo na. But listen, Miss Mendez. I think my father knows that I know something. Natatakot ako. Baka mamaya may masamang mangyari sa akin. Gusto kong pumunta sa mga pulis. Kaya lang, baka kasabot na rin ni Papa ang mga yun. Hindi ko alam ang gagawin. May katibayan pa akong hawak. Gusto kong ikaw na lang ang magbigay sa mga pulis. Aalis na ako rito sa bahay. Wait! Sabi niya. Paano may bibigay sa akin ang katibayang hawak mo? Magkita na lang tayo, Miss Mendez. Pero huwag ka sana munang maingay kahit kanino. Malawak ang impluensya ng Papa. At baka pati ikaw mapahamak. Kung may mangyayaring masama sa akin, alam mo na ang gagawin mo. Maraming salamat. Nagulat siya sa narinig, wishing Andrew was here in the room. Pero itinaboy niya ito sa isip. Hindi na niya ito kailangan. Kapag nagpunta siya sa mga pulis, isusumbong din niya ito. Bahala itong mapahiya. Saan mo gustong makita tayo? Tanong niya. May resort sa Lopez, yung kaibigan ko. Doon tayo makita. I'm on my way. Ngayon na? Kung hindi nakakaabala sa'yo. Gusto ko kasing maibigay sa'yo ang katibayan sa lalong madaling panahon. Baka mabawi pa ng Papa. Gusto kong mabigyan ng katarungan ng Mama ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Binigyan niya ako ng disenteng buhay. Kahit na ampun lang ako, Miss Mendez. Wika ng lalaki. Okay, magkita na lang tayo sa resort na sinasabi mo. Just bring your phone para matawagan kita. Para alam ko kung nasaan ka. Maraming salamat, Miss Mendez. This is very important to me. Thank you. Sabi nito. Don't mention it. Natouch naman siya sa sinseridad na nakabakas sa tinig nito. Pagkatapos niya itong kausapin ay isinuot na lang uli niya ang sneakers at kinuha ang denim jacket sa cabinet. Hinagip niya sa upuan ng canvas bag at lumabas na sa silid niya. Pasado alas 9 pa lang naman, may masasakyan pa siyang minibus. Tito, sabi niya sa tiyuhin. May pupuntahan lang ako importante. Kunot ang noo ng tito niya. Saan? Bakit hindi ba nagpasama ka kay Andrew? Gabi na. Biglaan eh, pupunta ako sa Lopez. Kakausapin ko yung anak ni Mrs. Alejo. At bakit naman? May sapat daw siyang katibayan para mapatunayan na ang papa niya may kagagawan sa mama niya. Natatakot na siya at gusto niyang sa akin ipagkatiwala ang hawak niyang katibayan. Para kahit daw may masamang mangyari sa kanya. At wag naman sana ay matiyak niyang mabibigyan ng katarungan ang nangyari sa mama niya. At saan naman sa Lopez? Sinabi ang lugar na usapan nila ni Henry. Kung talagang malawak ang impluensya ni Mr. Alejo, mabuti na rin yung maniguro siya. Baka mamaya ay nasundan pala nun si Henry. Mabuti na yung alam ng tito niya kung nasaan siya. Sasamahan kita, Ashley. Delikado. Relax, tito. Okay lang ako mag-isa. May telepono naman ako. Tatawagan kita kung magkakaproblema. Kapag isinama pa niya ito, baka mas mahirapan siya kung may magtangkang gumawa sa kanya ng masama. Mabagal kumilos ang angkel niya. Baka hingalin lang. Mabuti na yung sarili lang niya ang iniintindi niya. Walang mangyayaring masama sa akin, okay? Nagpapanik lang si Henry, which is natural dahil bata pa siya. Kakausapin ko lang siya at kung gusto niya, isasama ko siya rito. Dad, pahiram ako ng auto mo. Wika ni Andrew sa amang nagbabasa ng novel. Dati ay nasa intelligence unit ito ng militar at may hangover pa siguro sa iniwang trabaho. Kaya mga ganong libro ang nakahiligan itong basahin.
Balak nga niyang ipahiram kay Ashley dahil yun din ang hilig ng dalaga. Kararating mo lang nga, aalis ka na naman, sabi ng ama niya. May kakausapin lang akong tao, importante. Wala siyang ibang choice kundi ang ipagtapat kay Ashley ang tungkol sa kanyang defect. Yun lang ang paraan para maunawaan siya ng babae. He did not reject her. He wanted her too. But his body was not capable of responding to that desire. Hihingin din niya ang tulong ng dalaga. Magpapasama siya rito sa psychiatrist. After all, he was comfortable with her. And she was his best friend. Mauunawaan siya nito. Babain na naman, tigilan mo na yan at mag-asawa ka na, sabi ng daddy niya. Titigilan ko na nga, kaya pahiramin niyo na ako ng kotse. Nasa kasadlakan siguro ang suspense na binabasa nito, kaya hindi na nakipag-argumento sa kanya ang ama. Inutusan na lang siya nitong kunin sa silid nito ng mami niyang susi. Nang mailabas niya sa kanilang gate ang kotse, halos paliparin niya yon pabalik sa Rose Hotel. Ashley must be very, very upset. He knew what rejection did to women. He should know. He had been surrounded with women all his life. Kailangan niya ng iba yung pasensya kapag ipinagtabuyan uli siya ng dalaga. He had to make her listen and believe. Saan daw sila magkikita? He had a bad feeling about it. It just did not feel right. Bakit niyo pinayagang umalis mag-isa? Tatawagan na nga sana kita eh. Pasusundan ko sa'yo. Kasasakay lang niya ng bus, sabi ng tito ng dalaga. I'll follow her. Sigurado bang sa address na yun siya pupunta? Paniniyak niya. Tumango naman ito. Bago siya sumakay sa kotse ay sinubukan muna niyang tawagan ng dalaga. Nagre-ring ang cellphone nito, ngunit ayaw nitong sagutin. Kung bakit ba naman ngayon pa sila hindi nagkaintindihan and he felt like blaming himself. Kung sinabi na sana niya ang katotohanan, hindi sana frustrated ito ngayon na siyang dahilan marahil kung bakit pabigla-bigla ito ng desisyon. Dalawang beses pa niya itong sinubukang tawagan. Hindi rin ito yon sinagot. Nagpasya siyang huwag nang mag-aksaya ng panahon. Nakatitik si Ashley sa kanyang cellphone. Noong una, akala niya ay si Henry ang tumawag. Nang makita niyang pangalan ni Andrew ang nasa screen, hindi niya yon pinansin. Nakadalawang tawag pa ang lalaki. Sa panghuling tawag, natutokso na siyang sagutin yun. Sisigawan niya ito. Ngunit lumapit ang konduktor ng minibus. Siningil siya nito and her phone stopped ringing. Nakatitig siya ngayon sa phone dahil handa na niyang sagutin kung tatawag uli si Andrew. Ngunit malapit na siya sa kanyang bababaan ay hindi na uli ito tumawag. Si Henry ang tumawag. Tinanong kung nasaan na siya. Sinabi niyang nasa bus pa siya at pagbaba niya, sasakay pa siya ng tricycle patungo sa resort na sinasabi nito. Hindi naman niya malaman kung nasaan na ito. Dahil nang tanungin niya ito, ay nagloko na ang linya. Isinilid niya sa bag ang telepono at tumindig na. Lumakad siya papunta sa unahan ng bus para hindi siya makalagpas sa bababaan niya. Nagulat si Ashley nang makitang maraming tao sa resort. Ang iniisip kasi niyang lugar ay yung walang katao-tao. Masyado marahil siyang naimpluwensyahan ng mga nababasa niyang suspense novels. Naiilawan ang paligid ng swimming pool at ang mga kabataan ang karamihan sa mga naliligo. Nagsisigawan, nagbibiruan, naghaharutan. Miss Mendez, lumingon siya. Ay, pasensya ka na kung ngayon lang ako. Nag-commute lang ako eh. Nasaan? Tanong niya sa lalaki. Tingin niya ay nahulog ang katawan nito at tila hindi pa natutulog. Maitim ang ilalim ng mga mata nito. Doon tayo sa itaas. Tumingala ito sa dalawang palapag na building kung saan naroroon ang mga silid. Okay. Sumunod siya rito. Pangalawang silid sa itaas ang pinasok nila. Isang kama lamang ang laman nun. Pandalawahan. At ganun na lang ang gulat niya nang makita doon si Janet. Hi. Bati niya. She was the last person she wanted to see. Naalala lang niya ang rejection na natamo kay Andrew dahil dito. Maybe, if she were as gorgeous as Janet, hindi na mag-iisip ang lalaking yun. Hello, mabuti naman at dumating ka. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Wika nito. Napalingon naman siya sa pintuan dahil pabigla ang pagkakasara nun ni Henry. Maupo ka, Miss Mendez. Wika nito at iginaya pa siya para
siyang paupuin sa kama. Something was wrong. Nasaan ang sinasabi mong katibayan? Tanong niya rito. Si Janet ang sumagot. Kasabay ang pagdukot nito sa handbag. Here! Isang bagay ang inilabas nito at nakatutok sa kanya. Wala siyang masabi sa pagkabigla. Napakapit lang ng mahigpit sa bedsheet. Masyado ka kasing nakikialam. Bakit hindi mo nalang tanggapin ang pagkawala ni Tita Olivia? Sabi ng babae at lumapit sa kanya. Napatingin siya kay Henry. May hawak na itong plastic na botelya. Kinuha rin nito ang isang basong tubig na nasa dresser. Iniabot sa kanya. Take this, kailangan mo yan. Wika nito. Hindi na ito boses kawawa kagaya ng nauna niyang obserbasyon. Ngayon ay may otoridad na ang tinig nito. Sa kalituhan ay tinanggap niya ang baso ng tubig. Nagsali naman ang lalaki ng ilang pirasong tableta sa palad nito at inilapit ang mga yon sa bibig niya. Take this, utos nito. Alam na niya kung ano ang gamot na yon. Ganun din ang ipinainom kay Mrs. Alejo. Papalabasin na naman ba ng dalawa na nagpatiwakal siya? Hindi siya papayag. Dahil doon ay nakapag-isip siya bigla. Alam ng tito kung naririto ko at kung sino ang kausap ko. Magtagumpay man kayo, mauhuli pa rin kayo. Wika niya. Problema na namin yon. Wika ni Janet. Inumin mo na yan. Huwag mo akong galitin. Tanda-duling siya sa pagtitig sa dulo ng hawak nito. Ganito ang ginawa niyo kay Mrs. Alejo. Wika niya. Hindi ako kasali, siya lang. Sabi ni Henry. But it was my idea. Ngumisi ito. She was a pain in my ass. Alam mo ba yon? Kahit kailan, hindi niya ako trinatong anak. Sa bagay, ang papa lang naman ang may idea ang ampun na ko. Inumin mo na to at nang matapos na to. Wika pa nitong parang aspirin lang ang ipinapainom sa kanya. Maraming tao sa ibaba. Nakita nilang kasama kitang umakyat dito. Sabi niya sa lalaki. Those are kids. Wala silang pakialam sa makikita nila. Wika nito. Naisip naman niyang may katwira naman ito. Ni hindi naman sila pinagtuunan ng pansin ng mga teenagers na nagkakasayahan sa pool. Abala ang mga yon sa isa't isa. Besides, wika pa nito. This room had been reserved under your name. At kami, sinabi lang namin sa reception counter na kasamahan kami nung mga bagit sa ibaba. Ngumiti ito. Tila proud sa naisip. Ngumiti rin siya. Matangkad si Janet. Maganda. Tiyak na matatandaan siya ng mga nakakakita sa kanya. Wika niya. Yun ay kung nakita nga nila ako. Sabi ng babae at sumulyap sa dakong uluhan ng kama. Napatingin rin siya doon. Nakapatong doon ang wig at fake mustache. Is locks at oversized na polo. Pinag-isipan namin to, Miss Mendez. Mula nang malaman namin nakikialam ka. Wika pa ni Janet. Inumin mo na yan. Utos uli nito. Nanggigigil na. Okay. Itinaas niya ang isang kamay. Pero pwede ko bang malaman kung bakit niyo binawian ng buhay si Mrs. Alejo? Malikot ang mga mata niya. Naghahanap ng matatakbuhan kung sakasakali. Kung bakit kasi hindi niya nadala yung tear gas niya. Paano mo nagawa yun? Sabi niya. It's none of your business. Lumapit sa kanya si Henry at hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya. At pilit isinusubo sa kanya ang mga tableta. Pautol-utol siyang nagsalita. You touch me. Makikita ng mga pulis ang fingerprints. Just shut up! Singhal nito. Then her cellphone rang. Answer this damn phone! Gigil na sigaw ni Andrew sa cellphone na hawak. Nasa loob na siya ng resort at wala siyang idea kung nasaan si Ashley. Ayon sa tapagtanungan niya sa reception counter, pumasok daw sa loob ang babaeng dinescribe niya. Imposible naman siguro nagsiswimming. Sa loob-loob niya, isang binatilyo ang kinalabit niya habang nakadikit pa rin sa kanyang tainga ang cellphone. Brad, may napansin ka bang babaeng morena? Tanong niya. Yung kahawig po ba ni Janice? Yung may guhit sa leeg? Sabi ng binatilyo. Napaisip naman siya. Pagkatapos ay napangiti. Bakit nga ba hindi ka agad niya napansin? Hawig nga pala ni Ashley ang naturang artista. Kaya pala kung minsan ay iniisip niya kung saan niya unang nakita ang mukha nito. Yun nga. Umakyat doon, may kausap na lalaki. Itinuro nito ang building.
Thanks, Brad. Tinapik niya ito sa balikat. Habang patungo roon ay nag-redial siya. Pinatunog niya uli ang telepono ng dalaga. Nang nasa dulo na siya ng hagdan, ay napatingin siya sa pangalawang pinto sa kaliwa dahil may tumutunog na telepono sa loob nun. I-off mo! Utos ni Henry sa kanya. Pinag-igi naman niya ang pagkukunwaring takot at nanginginig, kaya hindi niya makapakapas sa bag ang cellphone. Umaasa siyang magpapanik ang dalawang salarin dahil yun naman yata talaga ang sakit ng mga ito, ang magpanik. Wala pa naman talaga siyang natutuklasan tungkol sa kaso. Ngunit nagpanik na ang mga ito, kaya heto siya ngayon. Dalangin lang niya ay patuloy pang tumunog ang cellphone. Natapo na ang laman ng bag niya sa sobrang panginginig niya. Shucks! Sabi niya at nang makita ang cellphone, dinampot niya yon at in-off. Now, take this! Hinagip nito ang buhok niya sa likod at isinalpak sa bibig niya ang mga tabletas. Ashley, are you there? Andrew! Sigaw niya pagkarinig sa boses ng lalaki. Sa gulat o marahil ay sa inis, naiputok ni Janet ang hawak niya. Akala niya ay wala na siya. Ngunit napagtanto niyang tumitili pala siya at si Henry ay nakasubsob sa balikat niya. Tumitili rin si Janet. Nabuksan naman ang pinto at iniluwanon si Andrew. Hawak ang cellphone. Nakatutok sa kalaban na animoy sandata. Nasaan niyo nito ang pagkalito sa nakikita? Andrew! Sigaw niya at isinalya si Henry. Nang makita ang tumalsik sa kanyang muka ay napasigaw na naman siya. Gusto niyang panawa ng ulirat. Ngayon lang niya naranasan ang ganung pangyayari. Si Henry ang natamaan ni Janet, kaya naghihisterya ngayon ang huli at hindi na nagawang lumaban kay Andrew nang agawin nito ang hawak nito. Madaling araw na sila nakabalik sa Rose Hotel. Sa presinto sila nagtagal dahil tinanong siya ng tinanong ng mga pulis at nagpa siya na rin siyang hintayin doon si Mr. Alejo. Humingi siya ng dispensa sa lalaki. Kahit hindi naman ito alam na ito ang number one suspect niya. Pinagsabihan siya nitong huwag na sanang maulit na makialam siya sa mga masaselang kaso at baka sa susunod ay mapahamak na siya ng tuluyan. Pagkatapos mag-sermon, nagpasalamat ito sa concern niya. Salamat at sinundan mo ko. Kung hindi, baka ngayon eh, iniisip mo nang nagpatiwakal ako dahil inisnab mo ang beauty ko. Wika niya kay Andrew. Hindi na siya galit dito. Tinatanggap na niya kung pagtingin kaibigan lang ang kaya nitong ibigay sa kanya. After all, he genuinely cared about her. Pag-aaralan na lang niyang makontento sa ganoon. Pwede ka bang makausap? Seryoso. May pagtatapat ako sa'yo. Wika nito, imbis na magpaalam. Doon tayo sa opisina mo. Sure. Sabi niya na may kibit ng balikat. Pagkapasok sa opisina niya, ikinandado ka agad ng binata ang pinto. Confidential ang sasabihin ko sa'yo. At mangako ka munang hindi mo ipagkakalat. Sikreto natin. Wika nito. Nangunot ang noon niya, hindi niya naiintindihan ang kilos nito. Parang batang may ginagawang masama at ngayon ay balak siyang kasabutin. Bigla siyang kinabahan. Huwag mong sabihin sa akin, may kasalanan ka rin sa pagkawala ni Mrs. Alejo. Kahit hindi mo sinasadya, binabalaan kita, Villanueva. Wala akong kinalaman dun. At naisip ko na ngayon na wala na talaga siya nung nakita niya ako. At nakita ko siya. Pilit pa rin siguro niyang pinaglalabanan ang epekto ng gamot. Kaya nagawa pa niyang lumabas ng banyo. Pero walang kinalaman doon ang sasabihin ko. He posed. Well, may kinalaman doon ang sasabihin ko. Ano yun? Gusto niyang mataranta. Napakapit na lang siya sa sandala ng kanyang silya. Ashley, I also wanted to make love to you. I swear, I wanted to. I've been thinking about it since we became, you know, close. Kaya lang ayokong isipin mo. Nakatawan mo lang ang habol ko. That's why I kept my distance. Isa pa kahit gustuhin ko. Ano kasi? Nagkamot ito sa ulo niya. Eh, hindi ko magawa dahil... Dahil what? Akala niya ay pinakasuspenseful na yung naranasan niya sa mga kamay ni Janet at Henry. Pero tila mas suspense pa ang eksena ngayon. Kumamot uli sa ulong binata. Kasi ano... Si Mrs. Alejo kasi. Anong
nga, Andrew. Huwag mo akong ibitin. Sigaw niya. Impotent ako. Sad nito. Sabi Liz ay huling katagalang ang narinig niya. Ano ka mo? Tanong niya. Sinubukan ko kasing mouth-to-mouth resuscitation si Mrs. Alejo. At pagkatapos nun, ayun na. Naging impotent na ako. He looked desperate but also relieved that he was able to say it. Pagkatapos niyang mapanganga ng ilang segundo, halakhak ang lumabas sa bibig niya. Impotent ka? Yan? Yung itsura mong yan? That's absurd. I'm telling the truth. At gusto kong tulungan mo ko. Magpapatingin ako sa psychiatrist. Bukas na bukas din. Samahan mo akong lumuwas, please. Tumatawa pa rin siya. Pagkatapos ay yumakap dito. Kawawa ka naman. She touched his cheek. Tumitig naman ito sa kanya. I want to and I need your help. I will help you. At huwag kang mag-alala, atin-atin lang to. Paniniyak niya. He lowered his face to hers and their lips touched. I think I've fallen in love with you. Wika nito sa kanya. Me too. Amin niya. They kiss at hindi naman niya mapigil ang mga kamay na tila may sariling pag-iisip na namasyal sa katawan nito. She touched his back, his arms, pushing him against the edge of the desk in the process. It was pure instinct that made her press her body hard against his. Ashley, let's stop this. You'll be disappointed. Wika nito, ngunit tila ayaw naman itong pakawalan ang labi niya. But I want to do this. Sabi niya. Just touch me. She started kissing his neck and ear. Kinalas na rin niya ang botones ng polo niya. He just kept on producing those strange sounds. Maya-maya ay napahinto siya sa ginagawa. Tinitigan niya ito. Niloloko mo ba ako, lalaki ka? Ano ba talaga ang totoo? Now, she was angry. What? Yes. Bigla itong lumundag ng ubod taas. Yes, yes. Gising na siya. My dragon is alive. Impotent ka ha? Wika na lang niya, humalukip-kip. Why did you have to make up a story like that? Hindi ako nagsisinungaling. Totong impotent ako. Pero hindi na ngayon. Hinagip nito ang baywang niya at patulak siyang inihiga sa kama. You are one lucky lady. Wika nito. I don't for one second believe that you've been impotent, Villanueva. Aniya at itinulak ito. Tell me the truth. Hindi ka nagagandahan sa akin, kaya hindi mo ako pinagnasaan kanina. Ngayon lang dahil siguro na ihanda mo na ang sarili mo. Siguro nanonood ka ng mga tapes para lang sira, sabi nito. Halika nga rito at umpisan kong kumbinsin ka na hindi ko ipinoprogram ang sarili ko para maramdaman ang ganito sa'yo. Mahal na nga kita eh. Di pa kasalan mo muna ako, sabi niya at bumangon. Ashley naman. Basta. Miss na miss ko ng dragon ko, please naman. Pakiusap nito. Binilatan niya ito pagkatapos ay kinantahan. Oo na bukas din mamamanhikan kami sa inyo. She stopped singing. You really love me? Bumangon nito mula sa kama. Ewan ko na sa'yo. Magkita na lang tayo sa simbahan. Sabi nito at tinungo ang pinto. Maya-maya ay humarap ito sa kanya. Grinding. She could only grind in return. Makalipas ang isang taon ay naging maayos na ang pamamalakad sa Rose Hotel. Madami ng guest ang tumitigil dito dahil sa pagpaparenovate ng kanyang Tito Ben at sa magandang serbisyo na ibinibigay nila sa mga turistang pumaparoon. Kasabay ng pag-unlad ng Rose Hotel ay ang pagpapakasal nina Ashley at Andrew. Noon din ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama at isang anghel ang ipinagkaloob sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong The Playboy Nextdoor. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga love story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.